sandaling ito, ang mga manlalaro ng syoho ko sa court ay pinanghihinaan na ng loob at iniisip na ang kanilang pagkatalo. Subalit, ang mga reserbang manlalaro ng syoho ko ay ibinigay lahat ang tiwala kay Hanamichi Sakuragi. "Hanamichi, gumawa ka ng paraan," sigaw ng mga kaibigan ni Sakuragi. "Sakuragi, pakiusap, baguhin mo ang sitwasyon ngayon," bulong sa sarili ni Haruko. Si Sakuragi nakatingin pa rin sa mga kasama niya. "Ibinalik nila si Sakuragi?" pagtataka ni Coach Domoto. Dagdag pa ni Domoto, "Kung pagbabatayan mo ang iskor at natitirang oras ngayon, marahil may binabalak silang makakuha ng puntos. Kung ganun, hindi ako mahihirapan dahil si Sakuragi ang tipong manlalaro na hindi gumagawa ng 3-point shot. Ito ang pinakamalaking problema ng Shohoku. Paglalaruin pa nila ang baguhan na yan, wika ni Kyota." Nagpalitan na nga si Sakuragi at Kogure. Biglang nagsalita si Kogure. "Galingan mo, Sakuragi. Galingan mo." "Labo, sandali," tawag ni Sakuragi kay Kogure. Biglang inilahad ni Sakuragi ang palad niya. Nagtakatuloy si Kogure. Wala nang nagawa si Kogure kundi apiran ang palad ni Sakuragi. "Senpai Kogure, wika ng mga nasa bench. Binigyan mo ba siya ng kumpiyansa?" "Anong kumpiyansa?" pagtataka ni Kogure. "Kunin ang rebound. Kailangan ko makuha yun." Itinatak ni Sakuragi sa isipan niya ang sinabi ni Coach Ansai na kung magagawa mo ito, ikaw ang aming mandirigmang magbabalik para makamit ang tagumpay. "Sano?" paulit-ulit na sabi ng mga fans nila. Bumabalik na sila. Nandiyan na ang tunay na laro ng Sano. Dagdag pa nila, "Kailangan nyo umiscore ng 100. Palagi naman silang nakaka-score ng halos 100 sa bawat paligsahan. Kaya nyo yan. Umiscore ka pa ng marami sa Wakita." Si Sakuragi naman nakatingin lang sa taas at pinapakinggan ang sinasabi ng mga fans. "Nakakainis," wika ni Mito. "Ang ingay nila. Hindi man lang nila inisip ang side ng Shohoku." "Kailangan namin makaisang shot," wika ni Haruko. "Kung makakakuha kami, siguradong mawawala ang mga negatibong bagay sa isip namin. Kung magpapatuloy pa rin ang sitwasyon na to, hindi nakakayanin pa ni Akagi," bulong sa sarili ni Uzumi. "Tara na," wika ni Akagi sa mga kasama niya. Pero si Sakuragi pumwesto sa likod ni Akagi, sabay sundot sa puwet nito. Napasigaw na lang si Akagi. Nagulat tuloy si Uzumi, Miyagi, Mitsui at Rukawa sa ginawa ni Sakuragi. Pati si Haruko at mga kaibigan niya nagulat sa ginawa nito. Dagdag pa ni Uzumi, "Mukhang naiintindihan rin ito ni Sakuragi." "Ikaw talaga, Sakuragi. Pati ba naman dito?" sigaw ni Akagi kay Sakuragi, sabay katok sa ulo. "Anong nangyayari?" pagtataka ng mga manonood. "Sinundot niya yung puwet. Nakita ko yun." "Ano ba nangyayari?" pati tuloy sa ano nagtataka sa kalokohan na ginawa ni Sakuragi. "Sa laban na ito, kailangan ko gawin ang lahat ng makakaya ko," wika ni Sakuragi, "para baguhin ang takbo ng laban. Hindi na ako matataranta pa dahil alam kong isang bagay lang ang dapat kong gawin. At saka umaasa sa akin si Coach Anzai. Pati ang ibang mga kasama ko, ibinigay nila lahat ng tiwala sa akin. Tulad ngayon, bitbit ko ang kalhilingan ng iba. Ito ang unang pagkakataon na lahat sila ay nagtiwala sa akin." Biglang tumungtong sa lamesa ng kumiti si Sakuragi. Nagulat tuloy ang bench nila, pati ang nasa harapan ng lamesa sa ginawang ito ni Sakuragi. Tumingin si Sakuragi sa mga fans ng Sano. "Anong ginagawa niya?" wika ng referee. Sabay takbo ng referee papunta kay Sakuragi. "Anong binabalak mo? Bumaba ka nga dyan." "Napatayo na lang ang bench ng Shohoku sa nangyayari,"
Pati mga kaibigan niya nagulat sa pinagagagawa ni Sakuragi. Gunggong ka talaga, wika ni Akagi sa sarili. Ano bang ginagawa niya sa gitna ng laban? Pagtataka ng mga fans ng Sano. Nakatayo pa rin si Sakuragi sa harap ng mga fans ng Sano. Tumigil ka nga sa kalokohan mo. May pulang buhok. Anong binabalak mo? Bumaba ka nga dyan. Galit na sigaw ng mga fans ng Sano. Pero di nagpatinag si Sakuragi. Kumuha siya ng isang notebook sa kanya binilot. Si Miyagi, Mitsui, Okawa at Akagi nakatingin lang sa ginagawa ni Sakuragi. Ehem, wika ni Sakuragi sa mga fans ng Sano. Dagdag pa niya, matatalo ang Sano. Dahil sa henyong ito, si Sakuragi. Tandaan niyo yan. Ha? Ano mang sinasabi niya? Wika ni Ayo. Dugtong pa nito. Parang sinasabi niya sa sarili niya na tatalunin niya ang Sano. Ay naku, nababaliw na siya. Anong sinabi mo? Galit na sabi ng mga fans ng Sano. Dagdag pa nila, huwag mo nga kami patawanin. Ano bang iniisip ng baliw na yan? Bumaba ka na nga dyan. Akala mo ba magaling ka, ha? Biglang suntok ni Akagi sa puwik ni Sakuragi. At yun, bagsak si Sakuragi sa baba. Gunggong ka talaga, sigaw na malakas ni Akagi. Pasensya na po, wika ni Akagi sa mga kumiti. Dagdag pa niya, 4 na buwan pa lang kasi siya naglalaro ng basketball at wala pang alam sa mga patakaran. At may diferensya po ang utak niya, dugtong ni Miyagi. Sige, papatawarin namin siya, wika ng referee. Pero pag nangyari ulit yun, matatanggal na siya dito. Nakakahiya sa kanagawa, sambit ni Kyorta sa Bayuko. Anong masasabi niyo mga kasama? Wika ni Sakuragi habang nakangisi. Napatingin na lang si Rukawa kay Sakuragi. Hindi tayo magpapatalo, wika ni Sakuragi habang nakaharap sa mga kasama niya. Dagdag pa ni Sakuragi, bakit ganyan ang reaksyon mo, Gori? Iniisip mo siguro na matatalo na tayo, no? Anong sinabi mo? Tugon ni Akagi, sabay tingin ng matalim kay Sakuragi. Akala mo ba madali lang manalo kung malaki na ang lamang ng kalaban? Wika ni Mitsui. Ha? Gulat na sagot ni Sakuragi. Dagdag pa niya, mga tanga. Palibhasa kasi, may mga alam na kayo sa basketball. Hindi ko maintindihan lahat ng mga yun. Dahil baguhan pa lang ako, sabay hawak ni Sakuragi sa ulo niya. Napatingin na lang sa kanya si Akagi, Mitsui, Miyagi at Rukawa. Pati ang Sano napatingin sa kanya. Sabay sigaw ni Sakuragi, palakasin nyo naman kasi ang loob nyo. Sumunod na lang kasi kayo sa henyong ito. Patuloy pa rin ang pagsigaw at pagpapaalis sa court ng mga fans ng Sano kay Sakuragi. Pero si Sakuragi nakatingin lang sa kanila. Hoy! Sigaw din ni Sakuragi sa bench nila. Bakit hindi man lang kayo nag-cheer para sa tagumpay natin? Huwag kayong magpapatalo sa buisit nilang fans. Para sa tagumpay? Tama ba pagkakarinig ko? Wika ni Masashi. Napangiti na lang si Masashi sa Wakita at Fukatsu sa sinabi ni Sakuragi. Tumawa siya. Wika ng kasama ni Ayo nung nakitang umiti si Masashi. Dagdag pa niya, ang tawang yun. Parang sinasabi niya na, sa tingin niyo ba mananalo kayo sa amin? Parang ganun ang pagkakaintindi ko. Napasabi na lang si Coach Domoto. Kapag nakatagpo sila palagi na matatapang na kalaban, nagsisikap pa rin sila at hindi nagpapabaya. Dahil pareho lang ang kanilang hangarin, ang lumaban ng walang katapusan. Ang ganda ng sinabi mo, Hanamichi! Sabay tawa ng mga kaibigan niya. Hindi pa rin siya sumusuko. May pag-asa pa, wika ni Haruko. Matatalo natin sila, sigaw ng bench ng Shouko. Dagdag pa nila, Sakuragi, umaasa kami sa'yo. Galingan yung lahat. Nag-umpisa na nga ulit ang laban at nasa panig na ng Shouko ang bola. At hawak ito ni Miyagi. Tinignan ni Sakuragi si Masahiro, sabay bulong sa sarili. Ang gagawin mo ba ay kunin ang rebound? Si Nobe Masahiro, ginawa siyang starter ng Sano.
dahil sa husay niya sa rebound, bulong sa sarili ni Coach Anzai. Naiintindihan ni Sakuragi na hanggang ngayon, hindi pa siya nakakakuha ng rebound sa lalaking si Masahiro. Naglalaro pa rin sa isip ni Sakuragi ang salitang, isa lang ang dapat kong gawin. Kung hindi ko makukuha ang anumang offensive rebound, hindi namin sila matatalo. Dagdag pa ni Sakuragi, paano naman kaya ako makakakuha ng magandang pwesto? Yun ang problema ko ngayon. Alam ng lalaking ito kung paano mangharang. Biglang minadali ni Rokawa ang tira ng bola. Kaya naunaan sa pwesto si Sakuragi ni Masahiro. Masama ito, wika ni Sakuragi. Dagdag pa niya, hindi ko pa alam kung paano ako makakaiwas sa lalaking ito. Sinot kasi agad ng baliw na yun ang bola. Nakakainis. Ayos, wika ni Masahiro. Biglang takbo ni Sawakita para sa fast break. Sinunda naman siya ni Miyagi. Pero si Sakuragi nakaisip ng paraan kung paano makukuha ang rebound. Hinila nito ang damit ni Masahiro. Pero di siya pinituhan ng referee. Ano? Gulat na sabi ni Masahiro. At nakakuha nga ni Sakuragi ang bola. Sabay jump shot. At yun nga, pasok ang bola. At sa wakas nakapuntos na rin ang Shohoku. Ayos! Sigawan ng bench ng Shohoku. Hindi rin naging madali para sa kanila. Subalit nakapuntos na rin ang Shohoku sa second half. Sira ulo ka, wika ni Masahiro. Sabay reklamo sa referee. Yung pulang buhok, hinila niya jersey ko. Ano? Tugon ng referee. Dagdag pa ni Masahiro. Buisit. Ano bang ginagawa mong referee ka? Nakakainis. Kailangan ko huminahon. Yeah, sigaw ni Sakuragi. Sabay apit kay Miyagi. Hais, kainis. Patuloy na sambit ni Masahiro. Si Rokawa naman, di pa rin bumabalik ang dati niyang laro. Sakuragi, ang galing mo. Sigaw ng mga kaibigan niya. Nagdag pa nila. Ayos, gawin mo ulit yon. Galingan niyo ang depensa. Pagbutihan niyo. Sigaw ni Haruko. Si Miyagi naman nakatingin sa palad niya. At minamasdan ang sinulat ni Ayoko dito na number one point guard. Mangunguna ulit tayo, sambit niya sabay depensa. Dagdag pa ni Miyagi, kung makakasampung puntos kami, may pagkakataon. Mitsui naman di na makahabol. Masama ito, wika ng bench ng Shohoku. Hindi na makakilos na maayos si Mitsui. Akagi, tulungan mo si Mitsui, sigaw ni Kogure. Si Rokawa ang lumapit kay Minoru. Anong ginagawa niya? Nababaliw na ba siya? Wika ni Uzumi. Dinepensahan na nga ni Rokawa si Minoru at sumalaksak ito sa ilalim. Pero di siya pinayagan na maka-score ni Rokawa. Si Miyagi tumakbo palapit kay Sawakita. Nabasa na kasi niya ang gagawin ni Minoru. Pinasa nga ni Minoru ang bola kay Sawakita. At yun nga, nakuha ni Miyagi. Napasigaw at napatayo ang mga kaibigan ni Sakuragi. Pati rin ang bench ng Shohoku, napatayo. Sabay sabi, ang galing mo, Ryota! Mga kasama, mag-focus lang tayo, sigaw ni Miyagi. Dagdag pa niya, hindi babalik sa panig natin ang takbo ng laban kung wala tayong ginagawa. Si Akagi at Mitsui parang nabuhayan sa sinabi ni Miyagi. Mukhang malaki na ang pinagbago ni Miyagi bilang isang point guard kahit papaan. Sa katunayan, si Rokawa ay naiinis na sa one-on-one nila ng kanyang kalaban. Samantalang si Mitsui na ibinuhos ang lahat ng kanyang lakas sa first half para mapigilan si Ichinokura ay hindi na magawang tumulong pa. Wika ni Maki. Pinapahirapan ni Akagi ang kanyang utak kung paano niya matatalo si Masashi, sambit ni Uzumi. Dagdag pa nito, wala na talaga siyang lakas para ituloy ang laban na ito. Si Masashi at Akagi nagkakatinginan na lang sa isa't isa. Dahil wala nang magawa at wala nang makapuntahan ang Shohoku, sinut na lang ni Miyagi ang bola sa 3 points. Pumasok ka, sigaw ng bench ng Shohoku. Miyagi, papasok yan, tugon ng mga kaibigan ni Sakuragi.
Si Sakuragi naman handa na para sa rebound kung sakali na hindi pumasok. Hinawakan nga ulit ni Sakuragi ang damit ni Masahiro. Napatingin tuloy si Masahiro. Sabay sabing, hindi ko nahahayaan na magtagumpay ka. Biglang hinawakan ni Masahiro ang damit niya para hindi mahawakan ni Sakuragi. Pero di niya inaasahan na joke lang pala yun ni Sakuragi. Kaya naagawan siya sa pwesto ni Masahiro. Sablay nga ang tira ni Miyagi sa tres. Bakit di ka pumasok? Pangihinayang ng bench ng Shohoku. Ganun din si Miyagi. Tinalon nga ni Sakuragi ang bola at nagawa niya itong i-follow up at puntos ulit para sa Shohoku. Nagulat na lang si Coach Domoto, Miyagi, pati ang bench ng Shohoku sa ginawang follow up ni Sakuragi. Napasabi na lang si Miyagi, "Pumasok! Pumasok, Sakuragi!" Nakita niyo yun? Wika ni Sakuragi, sabay tawa. "Kalbong gorilla, sa'yo ko natutunan yun," sambit ni Sakuragi kay Masashi, sabay ngisi nito. "Anong sinasabi mo?" tugon ni Masashi. "Kahanga-hanga siya," wika ni Ayako. Dagdag pa niya, sinunod niya ang payo niyo, coach. "Mukhang sinuwerte lang siya sa dalawang shot na yun," sambit ni Coach Anzai, sabay tawa. Biglang bulong ni Coach Anzai, "Sakuragi, hindi mo pa pinapakita ang tunay mong kakayahan." Ano kaya ibig sabihin ni Coach Anzai? May iba pa ba na dapat ipakita si Sakuragi sa laban? At tuluyan na ba makakabangon ng Shoku mula sa pagkakatambak sa kanila ng Sano? At mukhang marami pong pasabog na gagawin si Sakuragi. Abangan natin yan sa susunod na kabanata. Muli, maraming salamat. Nakapuntos nga ulit si Sakuragi at sabay aper nito kay Miyagi. "Ayos," wika ni Miyagi. Dagdag pa nito, "Kailangan natin makabawi ng 10 puntos. "Oo," tugon ni Sakuragi. "Go Shohoku!" Malakas at paulit-ulit na sabi ng mga kaibigan ni Sakuragi. Ganon din ang buong bench ng Shohoku. "Kaya niyo yan Shohoku!" sigaw din ni Kogure, na bumalik na ang kumpiyansa sa sarili. Si Coach Anzai, Mr. Karasawa, Kainan at Uzumi, isa lang ang nasa isip nila kay Akagi. "Ikaw ang puso't diwa ng Shohoku, Akagi." Si Akagi naman di pa rin bumabalik ang kumpiyansa sa sarili at binabalot pa rin siya ng anino ni Masashi. "Depensa!" paulit-ulit na sigaw ng mga fans ng Sano. "Ang tanga niya," wika ni Uzumi. "Hindi pa rin niya makuha hanggang ngayon." "Captain," sigaw ni Miyagi, "ang tagal mo nang hawak yung bola. Ipasa mo na yan. Kung wala ng paraan, napapalibutan ka na nila." Pero si Akagi parang walang naririnig sa paligid niya at pinipilit niya ang sarili sa ilalim ng basket. At yun nga, itinira niya ang bola nang wala sa ayos ang posisyon niya. "Anong klaseng tira yun?" gulat na sambit ni Uzumi. "Ha? Yun ang walang kwentang jump shot na inensayo ko ah," wika ni Sakuragi sa ginawang jump shot ni Akagi. Dagdag pa ni Sakuragi, "Hindi papasok ang tirang yan." "Sabi ko na nga ba, sasablay." Sabay tinalo ni Sakuragi ang bola at tinapik niya muna ito. Nagulat si Coach Domoto sa taas ng talon ni Sakuragi. At muling tinalo ni Sakuragi ang bola. Napasabi na lang si Coach Anzai, "Ito na nga ang hinihintay ko sa iyo, Sakuragi." Si Fukatsu, Sawakita, Masashi at maging si Rukawa napabilib sa ginawa ni Sakuragi. At yun nga, nakuha ni Sakuragi ang rebound. "Ang taas," wika ni Moroboshi. "Hindi naman ganun kataas, pero ang bilis niya," sambit ni Maki at ni Coach Domoto. Si Masahiro napahanga na lang sa taas ng talon at bilis ni Sakuragi sa pag-rebound. Napatingin na lang si Masahiro habang pababa sa ere si Sakuragi. "Pulang buhok, magaling ka rin pala," wika ni Masashi habang tumatakbo palapit kay Sakuragi. Binantayan nga si Sakuragi ni Masahiro at Masashi. "Sakuragi, dali at ipasa mo," sambit ni Miyagi. "Eto na,"
sabay pasa ni Sakuragi kay Akagi. Walang nagbabantay sa'yo, Akagi, sigaw ni Uzumi. Biglang lingon ni Masashi. Si Akagi naman di pa rin alam ang gagawin. Gori, sigaw ng malakas ni Sakuragi. Ano pa bang hinihintay mo, Akagi? Gigil na sabi ni Uzumi. Papunta na si Masashi para pigilan si Akagi sa gagawin nito. Biglang naalala ni Akagi ang lagi niyang sinasabi, sakupin ang bansa. At yun nga, tumalo na si Akagi para mag-slam dunk. Napatayo ang bench ng Shohoku. Pati ang mga kaibigan ni Sakuragi. Ganon din ang team ng Sano. Nakatingin sa gagawing slam dunk ni Akagi. Pero hindi nagawa ni Akagi ang nais niyang slam dunk. Dahil wala siya sa konsentrasyon ng laro. At nabangga niya pa si Masashi. Kaya bagsak silang dalawa. Ang masakit pa dun, pinituhan siya ng referee at offensive foul si Akagi. Si Masashi naman nadaganan pa niya. Si Sakuragi at Miyagi ay nag-alala kay Akagi. Ihinto muna ang laban, wika ng referee. Hindi ko kaya, bulong ni Akagi sa sarili. Dugtong pa niya, kailangan kong tumayo. Nasa gitna ako ng laban. Biglang nagsalita si Uzumi. Tumayo ka. Huwag kang magpahinga dito. Uzumi, sambit ni Akagi. Kailan pa siya nakapunta dun sa baba? Saan ang galing ang radish niyang hawak? Pagtataka ng mga kaibigan ni Sakuragi. Ang hari ng mga gorilya, gulat na sambit ni Sakuragi. Paano siya nakapunta dito? Wika ni Rukawa. Ano bang ginagawa mo? Umalis ka na dito, galit na sabi ng referee. Sagot naman ni Uzumi, naghihiwa ako ng radish. Tumawag tuloy ng guard ang referee. Anong problema? Kapamilya ba niya ang chef na yan? Pagtataka ng mga manonood. Si Uzumi, wika ni Ayo. Halika, sumama ka sa amin. Ano bang balak mo palabasin? Sambit ng mga guard. Biglang lingon ni Uzumi kay Sakuragi. Sabay sabing, iyang magandang lalaki na si Masashi ay mukhang pirana. Ha? Pagtataka ni Masashi. Tatay ba siya ni Akagi? Pabirong sabi ni Uzumi. Sumagot naman si Sakuragi, hindi, mas mukha siyang gorilya. Dagdag pa ni Uzumi, sa tingin mo ba? Karapat dapat kang tawaging mahusay at lalubhasa, Akagi. Para kang isdang dapa, tinatago ang sarili sa putikan. Ano bang sinasabi niya? Pagtataka ng player ng Sano. Si Akagi naman parang nabuhayan ulit ng loob dahil sa narinig niya kay Uzumi. Dagdag pa ni Uzumi bago siya tuluyang palabasin sa court, Akagi, kinukumpara mo ang sarili mo sa iba. Si Uzumi, wika ni Kogure. Nagpasalamat naman si Coach Anzai sa mga sinabi ni Uzumi kay Akagi. Ayos ka lang ba? Gusto mo ba makipagpalit? Wika ng referee kay Akai, hindi na po, ayos lang ako, sagot ni Akagi. Okay, itutuloy ang laban, sambit ng referee. Huwag nating hayaang makapunto sila. Kailangan natin makuha ang bola, sigaw ni Miyagi sa mga kasama niya. Oo, sagot ni Sakuragi. Si Masashi ay si Masashi, paalala ni Mitsui kay Akagi. Dagdag pa nito, ikaw ay si Akagi. Yun ang gustong sabihin sa'yo ni Uzumi. Si Mitsui naman pagod na dahil sa ginawang depensa ni Ichinokura sa kanya. Muli ngang nagkatapat si Masashi at Akagi habang sinasabi sa sarili ni Akagi, si Masashi ay si Masashi at ako ay ako. Iniisip ko kung matatalo ako kay Masashi, marahil matatalo rin ang Shohoku. Biglang nagsalita si Coach Anzai, marami tayong manlalaro sa ating kupunan na pwedeng tumulong sa atin. Yun ang gustong sabihin ni Uzumi. Si Akagi naman patuloy pa rin sa pag-iisip.
Kahit hindi ko kayang gawin ito, nariyan pa naman ang iba. Kailangan ko lang sila tulungan para umayos ang kilos nila. Hindi kayang malampasan ang sarili ko ngayon, si Masashi. Pero hinding-hindi magpapatalo ang Shoho ko. Sumigaw ng napakalakas si Akagi sa gitna ng laban. Nagulat tuloy si Masashi. Pati ang mga manonood nagulat din sa nangyari. Okay, tara na, wika ni Akagi. Kuya, sambit ni Haruko. Akagi, tugon ni Kogore habang nakangiti. Si Captain, wika ni Miyagi habang nakangiti din. Si Rukawa at Mitsui napatingin na lang kay Akagi. Biglang sumigaw din si Sakuragi. Sa wakas, lumabas na rin ang kaunting lakas mo, Gori. Sabay ngisi ni Sakuragi. Si Masashi nakatingin lang kay Akagi habang nakangisi. Sabay sabing, sumigaw ka pa, wala namang nagbago. Nalusutan naman ni Minoru si Mitsui. Di na nga magawang habulin ni Mitsui dahil sa sobrang pagod nito. Umabot na sa kanyang limitasyon si Mitsui. Hindi na niya kaya, wika ni Yasuda. Mitsui, bulong ni Akagi. Tinalo siya ng kanyang kalaban. Umaasa kayo basta-basta kay Akagi. Hanggang sa ilalim ng basket, hindi siya sumusuko, wika ni Uzumi. Sumalaksak na nga si Minoru sa ilalim ng basket. Pero di siya pinayagan na makalusot ni Akagi. Kaya sinabayan siya nito. Akagi, sambit ni Minoru. Nilayapan nga ni Minoru si Akagi. Pero dahil maaabot siya ni Akagi, ibinali niya ito para magkaroon ng daan ang bola. Yun nga lang, di niya napansin si Sakuragi na tumalo na pala. At yun, supalpal siya ng henyo. Nagulat ang team ng Sano sa bilis ng talon ni Sakuragi. Pati si Akagi di makapaniwala. Si Sakuragi naman nakangiti lang dahil sa ginawa niyang block. Ayos, Sakuragi, sabay apir ni Akagi. Napunta nga sa Shoku ang bola dahil tumama pa ito kay Minoru bago tuluyang lumabas. Ayos, pagkakataon na natin. Tayo naman yung aatake, wika ni Miyagi. Shoku, sigaw ng mga kaibigan ni Sakuragi, pati ang bench ng Shoku. Pinasa nga kay Akagi ang bola. Dinepensa naman siya ni Masashi. Dali, atake na Akagi, paghahamon ni Masashi. Ayos lang na isuko ang titulo bilang isang magaling na center. Bulong sa sarili ni Akagi. Pero hindi ko isusuko ang pangarap ko na maging number one sa Japan. Si Mitsui naman, hingal na. Napasabi tuloy si Minoru. Wala na talagang lakas ang lalaking ito. Bakit hindi pa siya pinapalitan? Dahil ba wala nang mahusay sa kanilang kupunan na pwedeng ipalit sa kanya? Biglang nagsalita si Mitsui. Si Masashi ay si Masashi. Ha? Tugon ni Minoru. At si Akagi ay si Akagi. Ano daw? Wika muli ni Minoru. At saka ako ay, sino nga ba ako? Tanong ni Mitsui kay Minoru. Sino ba talaga ako? Sabihin mo nga. Sabihin sa'yo kung sino ka? Gulat na sagot ni Minoru. E binalik nga ulit ni Miyagi ang bola kay Akagi. Wala ka bang balak na talunin ako? Paghahamon ni Masashi kay Akagi. Tumigil ka nga, sagot ni Akagi. Dali na, sabihin mo ang pangalan ko. Sino ba talaga ako? Tanong ni Mitsui kay Minoru. Ano bang sinasabi niya? Pagtataka ni Minoru. Dagdag pa niya, makipagpalit ka na, di mo na kaya. Biglang sinenya siya ni Akagi, si Mitsui. Bantayan mo siya, Minoru, sigaw ni Masashi. Ha? Sambit ni Minoru. At yun nga, na-screen ni Akagi si Minoru. At pumunta si Mitsui sa tres. Mahusay! Malakas na sigaw ni Uzumi. Sabay pasa ni Miyagi kay Mitsui. Si Mitsui, sigaw ni Minoru. Tama,
ako nga si Mitsui, isang tao na hindi sumusuko habang nakangiti ito. Sabay tira ni Mitsui sa tres. Papasok kaya ang tira ni Mitsui? At si Mitsui na ba ang magiging susi para tuluyan ng mahabol ng Shouhoku ang lamang ng Sano? Alamin natin yan sa susunod na kabanata. Muli, maraming salamat. Tumira nga sa tres si Mitsui. At habang nasa ere siya, biglang naalala ni Kogure ang nakaraan niya sa middle school kasama si Mitsui at Akagi. Makinig kayo, sambit ni Mitsui. Ang pagkakataong ito ay minsan lang dumating sa buhay natin. Kung mananalo ang ating kupunan, ay gagawin nila tayong pangunahing manlalaro. Ha? Talaga? Sagot ni Kogure. Dagdag pa nito, hindi ko alam, hindi ko pa naririnig. Pero hindi ka ba sigurado na magiging starter ka, Mitsui? Ikaw ang MVP ng middle school. Ganun na nga, wika ni Mitsui. Pero hindi pa ako maaasahan dahil sa kalagayan ko. Kailangan kong magpahinga ng matagal para makarecover ako sa injury. Hoy, tara na, dali! Sigaw ni Mitsui sa tatlong senior high. Nagsalita naman si Akagi. Kakalabas mo pa lang sa ospital, Mitsui. Huwag mo puwersahin ang sarili mo. Ha? Sambit ni Mitsui kay Akagi. Dagdag pa ni Akagi. Subalit, isa itong pagsubok. Marahil, ang mga magwawagi ay magiging mga starter players. Gusto ko rin makuha ang pinakamababang jersey number. Makinig kayong lahat. Ito ang ating plano, sambit ni Akagi sa mga player. Pero si Mitsui tinututulan ang plano niya. Dito, dito, ihagis mo ng mataas, sigaw ni Akagi. Pero sa halip na kay Akagi ibigay, ipinasa ang bola kay Mitsui. Kaya ayun, nasundot ang pasa at nakakuha ang bola ng senior high. Nagulat tuloy si Mitsui at Akagi at nakapuntos ang kalaban nila. Si Coach Anzai naman, relax lang nanonood ng laban. Buisit, inis na sabi ni Mitsui. Nakakaasar ka, Akagi. Ha? Sagot ni Akagi. Dagdag pa ni Mitsui. Hindi ba sinabi ko na gagamitin natin ang husay ko sa pagsushoot? Kailangan ihanda mo ang screen para maharangan ang nagbabantay sa akin at para makakuha ko ng pagkakataong makashoot. Naiintindihan mo ba, Akagi? At saka sundin mo ang plano ko dahil mahigpit ang pagbabantay sa akin ng captain nila. Kaya sumunod ka sa inuutos ko, ha? Galit na sabi ni Mitsui. Dagdag pa ni Mitsui, ang laki mong gorilya. Hoy, ano bang ginagawa niyo? Sambit ni Kogure habang nagtatalo ang dalawa. Biglang nagsalita ng pasigaw si Akagi. Sino ang susunod sa'yo? Makasarili kang hayop ka. Hindi ko nga alam ang screen eh. Makasarili? Hayop? Tanong ni Mitsui sa sarili. Dagdag pa ni Akagi. Mas lamang ako dahil matangkad ako. Sa akin mo ipasa ang bola at isushoot ko. Yun ang ating plano. Ilang beses ko ba dapat ulit-ulitin sa'yo, ha, Mitsui? Sa tingin mo ba gagana yun dahil lang sa mga abilidad mo? Tanong ni Mitsui kay Akagi habang nakangiti. Anong sinabi mo? Galit na sagot ni Akagi kay Mitsui. Uy, tama na yan. Kailangan na natin magtulungan, sigaw ni Kogure sa dalawa na hindi matapos-tapos ang pagtatalo. Biglang bulong ni Kogure sa sarili nito. Kahit freshman pa lang sila, si Mitsui at Akagi ang pinakabukod-tangi sa lahat. Kung magtutulungan silang dalawa, siguradong matatalo nila ang mga seniors. At yun nga, pasok ang tira ni Mitsui sa tres. Si Kogure naman masaya sa nakikitang dedikasyon sa laro ni Mitsui. At puntos nga para sa Shouhoku. Ang score ay 43-60. Lamang ang Sano. At 9 minuto na lang ang natitira. Talunan sa tuwa ang bench ng Shouhoku
Ganon din ang mga kaibigan ni Sakuragi. Si Toko naman napasigaw ng Michi Boy. Si Miyagi at Sakuragi naman napahanga kay Mitsui sa tira nito dahil alam nilang pagod na ito. Kainis, sambit ni Minoru. Napatingin na lang siya kay Mitsui. Sabay sabi, hindi na siya makatayo ng tuwid at sakapagod na rin siya. Ginawa ni Akagi at Mitsui ang makakaya nila kahit sobra na ang pagod ng mga ito. Sabay nagbanggaan ang mga kamao nila na nagsasabing, kaya natin to. Si Kogori naman ay napapasabi na lang sa sarili. Sa mga nakalipas na dalawang taon, hinihintay ko palagi na dumating ang araw na ito. Mitsui at Akagi. Ayos! Mababa na sa 20 points ang lamang nila ngayon. Huwag yun na sila paiskurin pa. Malakas na sigaw ni Toku at ng kasama niya. Biglang tumira si Fukatsu sa tres. At dahil malaki ang lamang ng taas nito kay Miyagi, hindi na ito nahabol ni Miyagi. At yun nga, pasok ang tres ni Fukatsu. Si Toku naman natigilan sa sinasabi nito. Pati ang bench ng Shouhoku napawi ang tuwa dahil sa ginawang tres ni Fukatsu. Si Coach Damoto naman nakarelax lang na parang sinasabing, malaki ang tiwala ko sa team ko. Ang galing ni Fukatsu, naibalik niya ang nakuhang puntos ng kalaban. Usap-usapan ng mga manonood. Dagdag pa nila, nasa 20 points na naman ang lamang. Buisit! Inis na sabi ni Miyagi. Miyagi, tawag ni Mitsui. Gamitin mo ko. Ano? Sinabihan niya ako na gamitin ko siya. Bulong sa sarili ni Miyagi. Paalala pa ni Mitsui kay Miyagi, si Akagi ay ihahanda ang screen para maharangan ang nagbabantay sa akin at makapag-shoot ako. Gamitin natin ang pagkakataong iyon. Bumalik na sa opensa si Mitsui. Si Miyagi naman nabigla sa sinabi ni Mitsui. Ngunit ang mata ni Mitsui ay lumalabo na. Napasabi tuloy siya sa sarili niya. Alam kong walang problema ang katawan ko. Dahil kailanman hindi ako naninigarilyo gaya nila. Hindi ko kayang pigilan ang number 6 na yun. Ni hindi na rin ako makagalaw ng maayos. Wala nang natitira pa sa akin. Subalit, kaya ko pang mag-shoot ng 3 points. Sabay takbo ni Mitsui habang naka-screen si Akagi. Pero si Minoru hindi pumayag na hindi makawala sa screen ni Akagi. At yun nga, pinasa ni Miyagi ang bola kay Mitsui. Sa ngayon, ang tanging nakikita ko lang sa aking harapan ay isang bilog na ring. Sabay tira ni Mitsui sa tres at sinabayan siya ni Minoru. Pero sa kasamaang palad, hindi na niya nagawang abutin ang tira ni Mitsui. At puntos na naman para sa Shouhoku. Si Kogure, Akagi, masaya sa naging resulta ng tira ni Mitsui. Pati si Toku, halos maiyak. Napasabi na lang ito, ang galing mo, Mitsui. Nagbanggaan nga ulit ng kamao si Akagi at Mitsui. Si Haruko, Ayoko at Coach Anzai di makapaniwala sa dedikasyon ni Mitsui para manalo sa laban. Mitsui, Akagi, kayong dalawa talaga ang kailangan ng Shouhoku para manumbalik ang tiwala nila sa sarili. Si Miyagi at Sakuragi naman napasigaw na lang, sabay tulak kay Mitsui para malaman kung may lakas pa ito. Ha? Pagtataka ni Sakuragi, wala na talaga siyang lakas. Ang sakit nun, sino gumawa nun? Sambit ni Mitsui. Okay, tara, depensa na, sigaw ni Miyagi. Si Minoru naman di pa rin makapaniwala kay Mitsui. Sabay sabi, bakit? Kung titingnan mo siya, kahit sino pwedeng sabihin
na wala na talaga siyang lakas. Pagod na talaga siya. Paano pa siya nakakapag-shoot ng 3 points kung mahinang mahina na siya? Huwag mo na isipin at huwag ka na mag-alala, Minoru. Subukan mo pa rin. Hindi naman na siya magtatagal. Payo ni Masashi kay Minoru. Sigurado ka ba, Masashi? Sagot ni Minoru. Dagdag pa nito. Mukhang hindi na siya normal na tao. Matigas talaga ulo niya. Wika ni Coach Domoto kay Mitsui. Pero kung ang plano lang nila ay makapag-shoot ng 3 points si Mitsui, mas mabuti yun para sa amin. Bakit ayos lang sa kanila na makashoot ng 3 ang Shohoku? Tanong ng kasama ni Ayo. Sagot naman ni Ayo. Pagkatapos nilang makita si Mitsui na pinipilit makapag-shoot ng 3, marahil iniisip nila na doon muna sila mag-focus. Dahil malinaw naman na mas maganda ang makukuha ng 3 points kaysa sa 2 points. Subalit kung magpo-focus lang sila sa outside shot, sigurado ako na mauhulaan agad nila ang laro mo at mapapadali lang para sa kalaban ang dumepensa. Sabay ngisi ni Ayo. Sablay nga ang tira ni Masahiro at na-rebound naman ni Akagi ang bola. Dagdag pa ni Ayo, kahit ang pinakamagaling na 3-point shooter na halos nasa 50% na may shoot nila yung bola, napakahirap pa rin makashoot ng 3, lalo na kung pagod ka na. Dahil mababa ang chance magagawa mo ito ng matagumpay. Kung makokontrol lang sana ang defensive rebound, siguradong sila na ang magwawagi. Biglang naisip ni Ayo ang defensive rebound. Magsushoot ulit si Mitsui, sigaw ni Ayo. Dagdag pa nito, nakatuon talaga ang kanilang atensyon makapuntos sa outside. Papasok ba yun? Pagtataka ng bench ng Shohoku. Hindi papasok ang isang yan. Hindi maayos ang forma niya, sambit ni Minoru na parang alam na niya ang mangyayari. Sablay nga ang tira ni Mitsui sa 3. Nauna na ngang tumalon si Masashi at Masahiro, pero si Sakuragi nakabuelo ng talon. Sabay tapik nito sa bola. At sa pangalawang pagkakataon na talon, nakakuha niya ang rebound. Napatayo na lang si Coach Anzai sa kinauupuan nito. Si Masashi at Minoru nagulat sa bilis at liksi ni Sakuragi sa rebound. Si Minoru naman napasabi na lang. May tiwala sila na kayang kunin ng lalaking ito ang offensive rebound. Kaya pala ang ginagawang pag-shoot ni Mitsui kanina ay hindi maayos. At nakakuha nga ni Sakuragi ang rebound. Kaso na-outbalance kaya bagsak siya una tagiliran niya. Buti at naipasa niya ang bola kay Mitsui. At yun nga, tinira ni Mitsui ang bola sa 3. Di na siya nagawang habulin ni Masashi. Ha! Sambit ni Minoru. At yun, pumasok ang bola at puntos ulit para sa Shohoku. Napabilib at napahanga ang bench ng Shohoku at ang mga player, pati ang bench ng Sano at player nito. Hindi mapigil ang dedikasyon ni Mitsui para sa laro. Mukhang ang dedikasyon ni Mitsui na talaga ang magbabago sa takbo ng laro. Ano kaya ang gagawin ni Coach Domoto para mapigilan niya ito? Alamin natin sa susunod na kabanata. Muli, maraming salamat po. Ang score ay 49-63 at lamang pa rin ang Sano ng 14. 8 minuto na lang ang natitira para sa last quarter. Nang biglang nagsalita si Coach Takato. Kahit na umabot na sa sukdulan si Mitsui, ay nagpapatuloy pa rin siya. Ito ang plano ni Mitsui, na magsushoot kapag nakakuha siya ng pagkakataon. At si Akagi naman ay pinipigilan ang nagbabantay kay Mitsui. Si Miyagi naman ay naghahanap ng oportunidad na maipasa kay Mitsui. At kahit pumalya si Mitsui sa tira, nandiyan naman si Sakuragi para kunin ang offensive rebound. Dagdag pa ni Coach Takato, pagtitiwala sa isa't isa. Yan ang nakikita ko ngayon. Para siyang bagong silang na kailangan magtiwala ng buong puso sa kanyang kupunan. Dahil sa pagtitiwala niya, kaya siya nagpapatuloy pa rin. Pagtitiwala? Pagtataka ni Kyota. Mayroong pagtitiwala sa kupunan ng Shohoku? Imposible naman.
Dugtong pa ni Coach Takato. Halos may 10 minuto pa ang natitira sa laban. Marahil, hindi na inaalala ni Mitsui ang kanyang ginagawa sa natitirang oras. Subalit, sa bawat tirang ginagawa niya ay malinaw na naitatala sa libro. At sa pinakita niyang lakas at hindi pagsuko sa bawat oras, ay maitatala rin sa mga alaala ng bawat isa ngayon. Para sa lahat ng naririto ngayon, isa kang bagong bagyo na dumating na walang sino man ang nakakaalam. Nasundot nga ni Mitsui ang pasa ni Fukatsu. Nagulat si Miyagi, Sakuragi, Rukawa at Akagi dahil sa ginawang pagsundot ni Mitsui. May natitira pa pala itong lakas. Tinakbo naman ni Miyagi ang nasundot na bola para kunin at naaabot niya ito, pero sinundan siya ni Fukatsu. Ang bilis niya, sambit ng mga manunood. "Ayos Miyagi, kaya mo yan," sigaw ng bench ng Shohoku. Pero bigla siyang niyakap ni Fukatsu. At yun, bagsak si Miyagi, sabay pito ng referee. "Naku, kung hindi siya na-foul, malamang nakapuntos na naman ang kuponan na yan," sambit ng mga manunood. Si Fukatsu nagtaka sa naging tawag ng referee. "Intentional foul, white, number 4. Pati ang mga kasama niya nagulat sa naging tawag ng referee. "Intentional foul, si Fukatsu?" wika ng mga manunood. "Intentional foul, isang intentional foul mula kay Fukatsu," gulat din ang bench ng Shohoku. "Ano?" pati si Coach Dumoto na bigla. "Commercial muna tayo mula kay Dr. T. Intentional foul. Sa isang sitwasyon gaya nito, kung saan mayroong balak sirain ang plano ng isang kuponan, bibigyan ang Shohoku ng 2 free throw kung sino man ang huling humawak sa bola. Noong 1995 ng Abril, ang intentional foul ay tinawag na unsportsmanlike foul. Maraming salamat, Dr. T, sa trivia. So tuloy tayo. Sa kasalukuyan ngayon pa lang magsisimulang magbago ang takbo ng laban. May pagkakataon na tayo. Bumalik muli sa panig natin ang laban, sambit ng bench ng Shohoku. "Coach," wika ni Ayako, sabay tingin kay Coach Anzai. Biglang nagsalita si Coach Anzai. Sinimulan na nilang kontrolin ang ritmo ng laro. "Hindi pwede ito. Hindi dapat sila makahabol," gulong ni Kyota sa sarili habang naiinis. Si Akagi naman nagsalita sa harap ng mga player niya. "Napakahalaga para sa atin ang 2 shot na yun. Kung kaya natin makahabol, gawin na natin. May pagkakataon pa rin tayo. Kung hindi natin magagawa yun, hindi tayo ang karapat-dapat na tumalo sa sama. Naiintindihan nyo ba?" malakas na sigaw ni Akagi. "Kailangan natin makakuha ng higit sa 10 puntos. "Oo," sagot ng buong team. Nag-free throw na si Miyagi. "Sakuragi," tawag ni Mitsui, sabay lahad nito ng kanyang palad. "Ha?" pagtataka ni Sakuragi. Si Mitsui parang may gustong iparating kay Sakuragi. Si Sakuragi naman nakatitig lang kay Mitsui na parang sinasabi niya na kaya mo yan, Mitsui. Huwag kang susuko. "Okay," sambit ni Sakuragi, sabay apir kay Mitsui. Sa wakas, napansin na rin ng mga tao ang henyong ito, wika ni Sakuragi, sabay tawa. Napatingin na lang sa kanya si Masahiro. Pati si Akagi napatingin na lang kay Sakuragi. Si Sakuragi ang posibleng nagpaikot ng laban, puna ni Coach Takato. Dagdag pa ni Coach Takato, "Coach Dumoto, kung wala ka pa napapansin kahit kaunti, sigurado ako kayang-kaya kanila buwagin," sabay ngisi ni Coach Takato. "Dahan-dahan lang," sigaw ni Sakuragi kay Miyagi. Dagdag pa nito, "Tingnan mo maigi bago ka tumira. Hindi ka pwedeng pumalya. Tumigil ka dyan, huwag mo ko guluhin," sigaw din ni Miyagi kay Sakuragi. Sabay bulong ni Sakuragi, "Huwag sanang pumalya."
Si Akagi naman nakatingin lang kay Sakuragi habang inaalala ang unang araw nito sa basketball. Nasa 190 cm siya kuya, wika ni Haruko. Kahit wala pa siyang alam sa basketball, dagdag pa nito, pero sa tingin ko magiging mahusay siyang manlalaro. Puro basic naman tinuturo mo, Gori, sambit ni Sakuragi. Sakuragi, may bago akong ituturo sa'yo, ang rebound, wika ni Akagi. The one who controls the rebound, controls the game. Ang taong nagbalik sa kinagawi ang ritmo ng Shouhoku ay walang iba kundi si Sakuragi. Dahil sa kanyang offensive rebound, paunti-unti ay bumabalik ang aming pag-asa. Haruko, itong kakaibang lalaki na natagpuan mo. Siya ang tao na hindi kakayanin ng Shouhoku ang laban kapag wala siya. Dahil sa kagustuhan ni Miyagi na manalo ang kanilang kupunan, nagawa niya ito ng matagumpay. At nasa Shouhoku pa rin ang bola. Ang score ay 51-63. Lamang na lang ng 12 puntos ang Sano. Si Coach Domoto pinag-aaralan ang galaw ng Shouhoku. Sabay sabi, ang screen sinusubukan nila ulit ipasa kay Mitsui. Hindi na ako mabibigo pang muli dyan, sigaw ni Masashi. Lumipat kayo. Nagkapalit na nga ng mga bantay dahil sa sinabi ni Masahiro. Ginagamitan sila ng pick and roll ng Shouhoku. Nagulat tuloy si Masashi pati ang bench ng Shouhoku sa ginawang pasa ni Miyagi. Dahil si Minoru ang naging bantay ni Akagi, alam nila na mismatch ito kay Akagi. At yun nga, sinalpakan ni Akagi si Minoru sa harapan nito. Napatayo at napasigaw ang buong bench ng Shouhoku, sabay sabing, ang gorilla dunk! 10 na lang ang lamang nila. Ang galing, sobrang galing nun. Napahanga tuloy si Coach Takato sa naging pick and roll na play ng Shouhoku. Si Coach Domoto napatayo sa kinauupuan nito, sabay tawag kay Masashi, sabay sabing, bantayan mo si Sakuragi. Dagdag pa ni Coach Domoto, dahil meron silang malakas na rebounder na si Sakuragi, nagagawa tuloy makapag-shoot ng tris ni Mitsui nang hindi nababahala. Dahil may isang tao na tumitira sa outside, pineke nila ang kanilang depensa. Ang naging resulta, ang gitna ng court ay ginamit nila para umatake. Dahil sa mga ito, humahabol na ang Shouhoku at bumalik ang kanilang ritmo sa paglalaro. Ang unang bagay na kailangan nating pigilan ay ang rebound ni Sakuragi. Tinapatan na nga ni Masashi si Sakuragi dahil sa sinabi ni Coach Domoto. Nagulat tuloy ang lahat sa pagbabago ng depensa ni Masashi. Pati mga kaibigan at bench ng Shouhoku nagulat sa pagbabago ng play ng Sano. Si Masashi ang magbabantay sa pulang buhok na yan, gulat na sabi ng mga manonood. Si Mikiyo ay ibinalik nga ulit sa loob ng court para bantayan si Akagi. Kailangan kong gamitin ang lahat ng lakas ko para mabantayan siya, wika ni Mikiyo. Masashi, maliban sa'yo, siya ang unang lalaking nakilala ko na kayang-kaya ako pigilan na makakuha ng rebound. Nakakainis, inis na sabi ni Masahiro. Dagdag pa nito, huwag mo hayaang magyabang ang Sakuragi na yan, Masashi. Ano ba ang kinatutuwa mo dyan? Pagtataka ni Masashi kay Sakuragi. Pinadala nila ang kalbong gorilya na to na nakikipagharutan lang kay Gori. Tapos narito siya ngayon sa harapan ko para pigilan ang henyong ito sa rebound. Sambit ni Sakuragi na buong buo ang tiwala sa sarili. Dagdag pa ni Sakuragi, pinadala siya para lang bantayan ako. Hindi ka panipaniwala, pagtataka ni Haruko. Dagdag pa niya, walang duda na isa sa pinakamahusay na center sa Japan na si Masashi ay pinadala nila para bantayan si Sakuragi. Napabilib ang Sano kay Sakuragi kung gaano siya kahusay maglaro. Sabay ngiti ni Haruko na proud sa ginagawang laro ni Sakuragi. Hanamichi, sambit ng mga kaibigan nito na may kasamang paghanga.
Hindi mo maipaliwanag ang nangyayari ngayon. Puna ng bench ng Shohoku. Dagdag pa nila, ang sikat na si Kawata Masashi ng Sano ay biglang binantayan si Sakuragi. Binantayan si Sakuragi natin, wika ni Kogure. Bigay mo sa akin ang best shot mo, Albong Gorilla. Pero hindi mo magagawang pigilan ang henyong ito, pang-aasar na sabi ni Sakuragi. Sabay tawa nito ng malakas. Natawa din si Masashi, sabay sabi, sige ba, tingnan natin. Sablay nga ang tira. Sabay sa pagkuha ng rebound si Masashi at Sakuragi. Pero hindi nagawa makuha ni Sakuragi ang bola. At si Masashi ang nakakuha ng rebound. Boom! Bagsak si Sakuragi sa lapag. Sabay lingon ni Masashi kay Sakuragi. Sabay sabi, oh, nandyan ka pala sa likod ko. Si Sakuragi di makapaniwala sa nangyari. Napatitig na lang siya kay Masashi. Sabay sabi, kalbong gorilla, humanda ka. Sabay fast break ng bola ni Masashi kay Sawakita. Hinabol naman siya ni Rukawa. Naku, si Sawakita, sambit ng bench ng Shoku. Dinipensa naman siya ni Rukawa ng mahigpit. Sabay sabi nito, hindi ka makakadaan, Sawakita. Ah, tingnan natin, tugon ni Sawakita. Magaling Rukawa, sambit ni Miyagi. Hoy, dito, sigaw ni Masashi. Ha, gulat ni Rukawa sabay lingon nito. Hinawakan na nga ni Sawakita ang bola. Nakatakbo na agad si Masashi dito, gulat ni Miyagi. Nung makukuha na sa ere ni Masashi ang bola, biglang sulpot ni Sakuragi. Sabay tapik palabas ng bola. At yun, napigilan ni Sakuragi ang follow-up dunk ni Masashi. Nagulat ang lahat sa bilis at taas ng talon ni Sakuragi. Dahil nagawa nito maabutan ang follow-up dunk ni Masashi. Pati si Masahiro at Coach Domoto, napanganga na lang sa nangyari na parang hindi makapaniwala. Napigilan niya ang pagpasok ng bola. Gulat din ng mga manunood. Sabay duro ni Sakuragi kay Rukawa. Sabay sabing, huwag mo silang hayaang makapagpasa kahit saan. Gising ka bang Rukawa ka? Anong sinabi mo? Sagot ni Rukawa. Si Masashi at Sawakita nabigla sa ginagawang laro ni Sakuragi. Pati si Moroboshi ng Aiwa High at si Atsushi ng Dae Gakuen High ay napabilib sa lakas ng talon at bilis ni Sakuragi. Ito na ang simula ng pagbabago ng laro ng Shouko. Si Sakuragi ang nagbalik ng ritmo ng Shouko sa laro. Magagawa kaya siyang pigilan ni Masashi? Abangan natin sa susunod na kabanata. Muli, maraming salamat po. Kinausap nga ni Sakuragi si Rukawa sa loob ng court. Sabay sabi ni Sakuragi, hoy, mayabang na lalaki. Ano? Sagot ni Rukawa. Dugtong pa ni Sakuragi, sabi mo, gusto mo maging number 1 sa Japan. Pero wala ka naman pala binatbat sa number 9 na yun. Sabay tawa ni Sakuragi na parang nang aasar. Tiningnan lang siya ni Rukawa. Dagdag ulit ni Sakuragi, hoy, tama ako, di ba? Wala man lang siyang sinabi, dahil tama naman talaga ako. Hoy, dumipensa ka na, Sakuragi. Huwag kang tumayo lang dyan, sigaw ni Akagi. Dagdag pa nito, bantayan mo ang kapatid ni Masashi. Nandito ka na naman pala, taba, sambit ni Sakuragi. Sabay ngisi. Sabihin mo kay Sakuragi na tingnan niya ako dahil oobserbahan ko siya. Paalala ni Masashi kay Akagi. Ano? Sagot ni Akagi. Huwag kayong mag-alala, di pa naman malaki ang score ng kalaban. Sigaw ng mga fans ng Sano. Dagdag pa nila, may pagkakataon pa kayong palakihin ang lamang nyo, Sano. Sabihin nyo sa ace nyong si Sawakita na umatake lang siya. Nagtapat na muli si Rukawa at Sawakita nang biglang nagsalita si Sawakita. Hoy, hindi ka ba aatake? Sumagot naman si Rukawa. Ako dapat ang magsasabi niyan. Dagdag pa ni Sawakita, hindi ka naman ganyan na.
natatakot ka bang mabigo? Tiningnan lang siya ni Rukawa ng matalim. Muling nagsalita ulit si Sawakita. Bakit ba nila ikinukumpara ang isang baguhang ace na nagaya mo sa akin? Nakapabulong na lang sa sarili si Rukawa. Ang yabang niya. Sa tingin ni Rukawa kay Sakuragi, sabay tingin ni Rukawa kay Sakuragi at inalala ang sinabi nito sa kanya kanina. Sabi mo, gusto mo maging number 1 sa Japan, pero wala ka naman palang binatbat sa number 9 na yun. Ang gunggung na yun, bulong ulit ni Rukawa sa sarili. Tatalunin kita sa Wakita. Paghahamon ni Rukawa kay Sawakita. Tinatanggap ko ang hamon mo, sagot ni Sawakita kay Rukawa. Si Masashi sumenya sa kapatid niya. Maya-maya lumapit na si Mikiyo kay Akagi. At yun, na-scream si Akagi. Sabay sigaw ni Akagi. Kainis, na switch. Si Sakuragi naman, hindi alam ang switch. Kaya napatanong ito sa sarili niya. Commercial ulit mula kay Dr. T. Switch, isang uri ng defense. Ang ibig sabihin, magpapalit kayo ng babantayan. Salamat Dr. T. Balik ulit tayo sa laro. Sinigawan nga ni Akagi si Sakuragi. Pigilan mo si Masashi. Alam ko, sagot ni Sakuragi. Patalon pa lang si Masashi, pero si Sakuragi nasa ere na. Ilelay up na nga ni Masashi ang bola, pero di siya makahanap ng butas dahil napayungan siya ni Sakuragi. Kaya mo yan, sigaw ng mga manonood. Ha? Pagtataka ni Masashi. Bakit naroon pa rin siya? Kaya ang ginawa ni Masashi, ibinanda niya na lang ang bola sa board. Kaya ang resulta, sablay ang tira niya. Sayang, sambit ng mga manonood. Magaling, Sakuragi, sambit ni Miyagi. Fast break, sigaw ni Sakuragi, habang mabilis na tumatakbo. Hinabol naman siya ni Masashi. Sabay bulong ni Masashi sa sarili. Ang tagal niyang nasa ere at mabilis siyang nakaalis matapos niyang makababa. Isang katangian na mayroon siyang malalakas na binti. Ang isang normal na tao ay hindi basta-basta makakatalo ng mataas at makakatakbo pagkatapos nilang makababa. Hindi ko alam kung napansin din yun ng iba. Si Coach Anzay naman napahawak na lang sa ulo niya na parang may malalim na alaala na bumabalik sa kanya. Kaya si Ayako napatingin na lang sa kanya. Nakita mo ba yun, Yazawa? Bulong ni Coach Anzay sa sarili. Mayroong kahanga-hangang tao dito na kaya kang lagpasan. Tumalon nga si Sakuragi para mag-lay up. Kaso lang, sablay ang lay up niya. Si Ayako at Kogore nang hinayang sa lay up ni Sakuragi. Si Coach Anzay naman patuloy pa rin siya ginugulo ng alaala ni Yazawa. Ah! Sablay! Sigaw ni Sakuragi. Biglang kumalma si Coach Anzay. Dahil sablay ang tira ni Sakuragi, tinalo nito ni Rukawa. Sabay slam dunk. Kaso nga lang, pagbagsak niya, tinamaan niya si Sakuragi ng tuhod niya. Sigawan ang buong bench ng Shouhoku dahil sa ginawang slam dunk ni Rukawa. Sumipa si Sakuragi ni Rukawa dahil sa ginawa nito sa kanya. Gumanti naman si Rukawa, sinipa niya din ito. Napansin ito ni Akagi, kaya pareha silang nagkabukol sa ulo. Napatayo si Coach Anzay, sabay sabing, hindi lang isa, dalawa sa kanila, Yazawa. Napasabi tuloy si Coach Domoto sa nagiging laro ng Shouhoku. Ang lamang na 20 points kanina ay bigla na lang nabata, simula na mag-umpisa ang second half. At ngayon, nabawasan na at nasa 8 puntos na lamang. Malinaw na walang sino man ang nagsiyasat kay Kawata sa oras na yun. Ang kupuna ng Shouhoku ay masasabi kong malakas. Magiging mahirap kung makakakuha sila ng kumpiyansa dahil sa dalawang first year, paalala ni Fukatsu kay Sawakita at Masashi. Dagdag pa ni Fukatsu,
Kung kaya pigilan ang dalawang yun, kayong dalawa ang magpapasya. Sumagot naman si Sawakita. Ang kailangan lang natin gawin ay ibalik sa kanila kung ano ang ibinigay nila sa atin. Ibalik natin ng tatlong beses, sabay ngisi ni Sawakita. Mukhang nagalit siya, sambit ni Masashi. Sumagot naman si Fukatsu. Kasi dahil sa slam dunk na yun, at ang first year na yun pa ang may gawa. Nakikiusap ako, sa akin yung ipasa ang bola, senpai. Pakiusap na sabi ni Sawakita. Binababa na nga ni Fukatsu ang bola. Si Sawakita naman nakangisi lang habang inaantay ang pasa. Tinapatan na nga ulit ni Rukawa si Sawakita sa depensa. Galingan nyo sa ano? Sigaw ng mga fans nito. Nagbago ang buong paligid, pansin ng kasama ni Ayo. Tama ka, sagot ni Ayo. Dagdag pa nito, hindi na rin nagpapabaya ang Sano. Biglang bulong sa sarili ni Ayo. Hindi ko inaakala na magiging pahirap ang Shoho ko sa Sano. Hanggang saan ang kanilang limitasyon? Ang team naman ng Shoho ko, buo na ang kumpiyansa sa sarili na makakabawi na sila sa laban. Ang bench naman ng Shoho ko, nabibingi na sa lakas ng sigaw ng mga fans ng Sano. Kahit ang mga sigaw nila, hindi na marinig dahil sa lakas ng sigawan. Hindi makapunta ang Sano sa inside, pansin ulit ng kasama ni Ayo. Sagot naman ni Ayo, nagsisikap kasi ang Shoho ko. Malakas ang ginagawa nilang depensa. Nagsalita naman ang assistant coach ng Sano. 3 puntos lang sa nagdaang 4 na minuto. Parang hindi pa kami nakaka-score. Kapag nagpatuloy pa ito, sa tingin ko, kailangan na namin humingi ng timeout. Hindi kami pwedeng matalo. Natapik nga ni Sakuragi ang bola mula kay Mikiyo. Sabay sigaw ng nasa bench ng Sano. Bakit hindi tayo ang sumugod? Nakuha nga ni Rukawa ang bola mula sa pagkakatapik ni Sakuragi. Buisit! Depensa! Sigaw ni Sawakita na medyo naiinis. Mabilis nga binababa ni Rukawa ang bola at hinahabol naman siya ni Sawakita. Tumalo na nga si Rukawa para mag-slam dunk. Sinabayan naman siya ni Sawakita. At yun nga, naabutan siya at tuluyan siyang na-block nito. Nagulat si Rukawa sa bilis. Pagbaba nga ni Sawakita mula sa pagtalon, kinuha niya agad ang bola. Sabay umatake. Sinubukan siya harangin ni Miyagi, pero hindi niya nagawang pigilan. Ganon din si Mitsui. Nilusutan niya lang ito. Hinabol naman siya ni Rukawa. Hinarangan din siya ni Akagi, pero nilusutan lang din siya ni Sawakita. Palay-up na nga si Sawakita nang biglang sumabay si Sakuragi. Kaya ang ginawa niya, nilay-up niya ng mataas na malay-step carry para di maabot ni Sakuragi ang bola. Nagulat si Rukawa sa ginawa ni Sawakita. Si Sawakita naman, buo ang tiwala na papasok ang tira niya. At yun nga, pasok ang bola. Pati si Sakuragi nagulat sa ginawang layup ni Sawakita. Sabay ngiti ni Sawakita. Ang buong arena ay napuno ng sigawan mula sa mga tagahanga ng Sano. Sa sitwasyon na ito, ipinakita kung paano nahirapan ang Sano kanina. Pero dahil sa tira na yun at pagsupalpal kay Rukawa, biglang nagbago ang takbo ng laro. Si Sawakita, sa sitwasyon na ito, ginawa niya kung ano ang nais makita ng mga taga-suporta ng Sano. Ibang klase ka talaga, Sawakita, sambit ni Moroboshi. Binaliwala lang ako ng lalaking yun, inis na sabi ni Sakuragi. Dagdag pa niya, ang pangit ang tirang yun. Halatang gusto niyang asarin ang henyong ito. Hindi totoo yun, Sakuragi, sambit ni Masashi. Ha? Gulat na sagot ni Sakuragi. Dagdag pa ni Masashi, yun ang unang beses na ginamit ni Sawakita ang tirang yun dito sa Japan. Sa Japan? Bulong ni Rukawa sa sarili na parang nagulat sa narinig mula kay Masashi. Kainis! Biglang nagbago ang paligid dahil lang sa isang tirang yun, sambit ng bench ng Shoho ko. Dagdag pa nila,
nagkainis ang mga grupong yun. Kanina lang, tahimik silang lahat eh. Yun ba ang ginagawa ng isang ace? Napaguhin ang sitwasyon sa isang tira lang. Pagtataka ni Kogure. Kung ganun, meron din ang Shohoku. Isang ace na kayang pasindakin ang mga tao. Ito ay walang iba kundi si Rukawa. Mapipigilan kaya ni Rukawa si Sawakita sa mga gagawing pag-atake nito? O tuluyan na siyang dudurugin ni Sawakita? Alamin natin yan sa susunod na kabanata. Muli, maraming salamat po. Ikipag one on one nga si Rukawa kay Sawakita. Sinusubok niya ang lakas ni Sawakita. Kaya pati ang bench ng Shohoku nagulat sa ginagawa ni Rukawa. Ang tanga, sambit ni Sawakita. Dagdag pa niya, alam kong mabilis ka. Pero alam ko na kung ano ang iniisip mo. Biglang nagsalita si Coach Domoto. Hindi mo siya kayang iwasan. Walang makakapantay sa mga abilidad ni Sawakita. Hindi. Hindi siya makawala kay Sawakita. At napwersa siyang makalapit sa defense zone ni Masashi. Pag-aalala ng bench ng Shohoku. Ang lapit na nila. Rukawa, ipasa mo na. Sigaw ni Miyagi. Hindi na masama ang kupuna ng Shohoku. Ito ang tingin ni coach ng Aiwa. Pero malinaw na ang resulta dahil mayroong pagkakaiba sa abilidad ng kanilang ace. Biglang napalingon ang mga player niya sa kanya. Dahil naipit na si Rukawa, wala na siyang nagawa kundi ipasa ang bola. Kaso nabasa na ni Sawakita ang gagawin niya. Kaya sinabihan niya si Fukatsu. At yun nga, na-check ang pasa ni Rukawa kay Miyagi. Mabilis na tumakbo si Sawakita. Sabay sabing, ipasa mo sa akin, Fukatsu. Mabilis na ipinasa ni Fukatsu ang bola kay Sawakita. At nakuha naman ito ni Sawakita. Ang tanga mo, Rukawa ka. Nakakainis ka. Inis na sigaw ni Sakuragi. Dagdag pa ni Sakuragi. Sige, pasikat ka pa dyan. Tingnan mo tuloy ang nangyari. Ang unggoy na yun. Hindi niya ba kayang isara ang bibig niya? Ang sama ng ugali. Galit na sabi ni Kyota. Dagdag pa ni Sakuragi. Number one pala sa Japan ha. Huwag mo nga akong patawanin. Wala kang kwentang bagito, Rukawa. Muling nagsalita ang coach ng Aiwa. Bagamat tumagal ng maiksing oras, nagawa nila ang isang bagay na hindi nagawa ng ibang kupunan sa Japan sa huling 2 taon. Para isipin ng tao na kaya nilang talunin ang sano. Kaya naman gusto ko silang palakpakan. Pero dapat talunin si Sawakita bago pa bumagsak ang sano. Para magawang mapabagsak ang mahusay nilang ace na si Sawakita. Moroboshi, ikaw lang ang makakagawa nun. Para sabihin ko sa iyo ang totoo, coach, wala ako lakas ng loob, sagot ni Moroboshi. Dagdag pa ni Moroboshi, ang malakas na abilidad ni Sawakita ngayon ay pasado na sa high school standard. Muli ngang nag-A-up si Sawakita sa harapan ni Sakuragi. Ha? Itong tira na naman? Sambit ni Sakuragi. Hindi nga naabot ni Sakuragi ang layup ni Sawakita dahil pataas ito. Napasabi tuloy si Masashi. Mukhang nag-iingat ka rin kay Sakuragi, Sawakita. Sabay ngisi ni Masashi. At yun nga, pasok ang ginawang layup ni Sawakita. Nagulat na naman si Sakuragi at Rukawa sa ginawang tira ni Sawakita. At puntos para sa Sano. Wow! Kumaganti si Sawakita! Sigawan ng mga manonood. Naku! Nadagdagan na naman ang lamang. At konti na lang ang natitirang oras. Si Coach Anzay naman parang relax pa rin sa pagkakaupo. Si Rukawa napabilib talaga ni Sawakita sa ginawa nito. Isang fluke yun, reklamo ni Sakuragi kay Sawakita. Dagdag pa nito, paano nakapasok ang ganong klaseng tira? Bakit hindi mo ako hinamon sa isang dunk?
Sumagot naman si Sawakita, "Hindi kita hinamon kasi mataas ka tumalon." "Binobola mo ako eh," sambit ni Sakuragi, sabay hawak sa balikat ni Sawakita. 12 points ang lamang, tapos 6 na minuto na lang ang natitira. "At tapos na ba?" pangamba na sabi ni Miyagi. Si Kogure nakatingin na lang sa mga player nila. Si Mitsui naman halos ubos na ang lakas. Kaya pati si Akagi napasabi na lang, "Katapusan na ba talaga? Number 1 sa Japan? Yun ba pangarap mo, Rukawa?" tanong ni Sawakita. Dagdag pa ni Sawakita, "Di ba gusto mo maging number 1 sa Japan, Rukawa?" "Ano paki mo?" pabiglang sagot ni Rukawa. "E di gawin mo sa Japan na wala ako," tugon ni Sawakita kay Rukawa. "Pupunta kasi ako sa Amerika pagkatapos ng summer." "Amerika?" gulat na sabi ni Rukawa. Dagdag pa ni Sawakita, "Magandang bagay na malaman ko bago umalis na mayroong isang first year gaya mo sa taong ito. Hindi ko pwedeng kalimutan ang dapat kong gawin bago ako pumunta sa Amerika. Kailangan ko muna pabagsakin ang bagong supling ng Kanagawa," sabay tingin ng matalim ni Sawakita kay Rukawa. At nasundot nga ni Sawakita ang bola mula kay Rukawa. Nagulat tuloy si Rukawa sa bilis ng pangyayari. Pati ang bench ng Sano at Shohoku napatayo na lang. Pagkuha nga ng bola ni Sawakita, inihagis niya ito sabay-sabing, "Takbo na mga kasama." Tumakbo nga ng mabilis si Sawakita papunta sa court nila. Si Miyagi, Sakuragi at Rukawa hinabol si Sawakita. Pero hindi nila naabutan si Sawakita. Naka-take off na nga si Sawakita dahil sa bilis nito at isang malupit na slam dunk ang nagawa niya. Wala nang nagawa ang tatlo kundi tingnan si Sawakita. Napatayo si Coach Domoto pati ang bench ng Sano at nagsigawan sila. Napasabi na lang si Coach Domoto, "Kapag may nakikipag one-on-one sa kanya, walang sino man ang nakakatalo kay Sawakita sa high school at kahit sa college man." Biglang napatingin si Coach Domoto sa audience dahil may sumisigaw dito sa pangalan ni AG Sawakita. Ang sumisigaw pala na yun ay walang iba kundi ang ama ni AG na si Tetsu Sawakita. Pati si AG napatingin sa kanyang ama, sabay sarado ng mga daliri nito. Itunuro naman siya ng kanyang ama na parang sinasabing, "Ang galing mo, AG." Nasa Shohoku na nga ulit ang bola at hawak ito ni Rukawa. Dinedepensa naman siya ni Sawakita. "Nagwa one-on-one na naman sila." Nakakabwisit si Rukawa, sambit na mga naiinis na fans ng Sano. Biglang nagsalita si Tetsu Sawakita, "Ang first year na si Rukawa, pareho kayo ni AG. Sa tingin ko, sumasang-ayon din si AG doon. Ang batang si Rukawa ay maaari mong maging karibal, AG, sa inaharap. Mas mabuti kung maaga mo po siyang tatalunin." Nag-lay up nga si Rukawa, pero hindi ito nagtagumpay dahil nasupalpal siya ni Sawakita. Dito tuloy makapaniwala ang player ng Shohoku sa ginagawang pagpigil ni Sawakita kay Rukawa. Biglang na-outbalance si Rukawa nung pababa na siya at yun, bumagsak siya sa sahig. "Pagdating sa one-on-one, hindi mo ako matatalo, Rukawa." Harap-harap ang pinagmalaki ni Sawakita ito kay Rukawa. Sabay abot ng palad kay Rukawa para itayo ito. "Si Rukawa," pag-aalala ni Kyota. Malinaw ang pagkakaiba nila at talo talaga siya, sambit ni Haruko habang nag-aalala. "Hindi pa tayo sigurado, Haruko," sagot ng kaibigan niya. Dagdag pa ni Haruko, hindi naman ako nag-aalala kung mananalo o matatalo. Nag-aalala ako sa iniisip ni Rukawa ngayon. Wala namang kakaiba kung paano siya palagi maglaro.
Sa katunayan nga, mas humusay siya. Masyado lang malakas si Sawakita. Si Rukawa lang ang maaaring makatagal sa kanya. Kaya wala kang dapat ikahiya, Rukawa. Hindi nga iniabot ni Rukawa ang palad niya kay Sawakita. At kusa siyang tumayo mula sa pagkakatumba. Sabay sabi ni Rukawa, hindi pa tapos ang laban. Nginitiin lang siya ni Sawakita. Dagdag ulit ni Haruko, hinamon ulit ni Rukawa si Sawakita. Sinusubukan niya na manalo sa isang one-on-one. At habang nagsisimula ang paghamon ni Rukawa, ay hindi makahanap ng paraan si Rukawa para makapunta sa inside. At napuwersa na lang siyang itira ang bola. Sa makatuwid, talo si Rukawa. Ang rebound, sigaw ni Ayoko. Si Masashi at Sakuragi ay nagkakagit-gitan sa pagkuha ng bola. Biglang bulong sa sarili ni Masashi. Ang pulang buhok na to. Hindi ko kayang lumaban sa kanya sa pataasan ng talon. Ang pinakamahalagang bagay sa ngayon ay huwag siyang hayaang makatalon. At yun nga, hindi nakatalon si Sakuragi hanggang sa bumagsak na lang ang bola sa baba. Kunin agad ang bola pagkatapos nitong bumaba sa sahig, sambit ni Masashi. Napabilib tuloy si Masahiro sa ginawang pagpigil ni Masashi kay Sakuragi sa rebound. Hindi nakuha ni Sakuragi ang bola, sambit ng nasa bench ng Shouko. Biglang nag-alala si Haruko kay Sakuragi. Si Coach Anzai nakarelax pa rin habang pinagmamasdan ang laban. 5 minuto na lang ang natitirang oras. Ang score ay 55-69. Lamang ng 14 na puntos ang Sano. Mayroong pagkakaiba pagdating sa abilidad, paliwanag ni Coach Takato sa team niya. Dagdag pa nito, hindi naman ito nasusukat sa kanilang katanyagan. Marahil ang kanilang totoong pagkakaiba ay nagsisimula pa lang lumabas. Si Kyoto naman naiinis na sa pinagagawa ni Sakuragi at Rukawa. Sabay sigaw ng malakas. Susuko ka na lang ba dyan, Rukawa? At ikaw kulang buhok, mag-isip ka ng paraan, unggoy ka. Napatingin na lang si Coach Takato at ang buong team kay Kyoto. Patuloy pa rin sa pagsigaw si Kyoto. Sabay sabi nito, tinatawag ninyo ang inyong mga sarili na suot ng kanagawa? Kyoto, sambit ni Uzumi. Dinedepensahan nga ni Rukawa si Sawakita, pero nagawa pa rin ito na makalusot. Nakalusot siya! Huwag mo siyang hayaan na makalusot, bobo! Sigaw ulit ni Kyoto. Hindi isa itong patibong, pagtataka ni Uzumi. Tumalo na nga si Sawakita para itira sa ilalim ang bola. Pero sinabayan siya ng 3 sa ilalim. 3 na sila, sigaw ng mga manonood. Ayos, patumbahin niyo na yan, sigaw naman ni Kyoto at Uzumi. Yun nga lang, inupuan sila sa ere ni Sawakita. Nagulat ang 3 sa ginawa ni Sawakita. Sabay reverse ng tira nito. At yun, umikot-ikot ang bola sa ring. Sabay pasok nito at puntos para sa Sano. Napahanga si Maki at Moroboshi sa ginawa ni Sawakita. Ha? Anong nangyari, Sawakita? Parang tumagos lang siya sa 3 habang nasa ere. Muling napabilib si Rukawa kay Sawakita. Mukhang pinaramdam at pinakita na ni Sawakita ang pagiging number 1 niya sa Japan. Ano na ang gagawin mong hakbang, Rukawa? Para matalo mo ang nagiinit na si Sawakita. Yan ang aalamin natin sa susunod na kabanata. Muli, maraming salamat. Mr. Sawakita, tawag ng mga manonood kay Mr. Tetsu. Dagdag pa nila, parang tuwang-tuwa ngayon si Eiji. Bakit po ba? Dahil pupunta na po ba siya sa Amerika? Kaya po siguro ganun siya kasaya. Sumagot naman si Mr. Tetsu, hindi naman sa ganon. Dahil sa simula pa lang ng karera ni AG sa larong basketball, palagi na lang siyang nababagot. Marahil bilang isang ama, ako lang ang nag-iisip ng ganon.
Wala kasing basketball club noong nasa elementarya pa lang siya. At sa unang pagkakataon, naging miyembro siya ng basketball team sa middle school. Ang bata pa niya noon. Pero masayang masaya siya at tinalo niya ang lahat ng kanyang senpai na pangunahing manlalaro sa kanilang kukunan. Ano ba yan? Sobrang nakakainip naman to. Sambit ng batang si AJ na parang bagot na bagot sa laro. Mula nung 4 na taong gulang pa lang siya, ang kanyang ama na ang naging kalaro niya sa basketball. Ang husay niya sa paglalaro ay pasado na sa level ng middle school. Dahil hindi siya matalo ng mga kalaban niya, kaya ang ginawa ng mga ito ay ginulpi si AJ. Hindi siya tinantanan ng mga ito hanggang hindi bumabagsak at napaluha na lang si AJ. Sabay sabing, nakakainip kayong kalaro sa basketball. Pagkatapos nun, naimbitahan siya sa Sano Kogyo, ang number one basketball team sa Japan. At napakaswerte niya dahil may mga mauhusay na manlalaro doon, kagaya ni Masashi Kawata at Issei Fukatsu. Subalit dahil doon ay nabawasan ng kanyang mga kalaban kahit sa nationals. Nag-uusap nga si Mr. Tetsu at Coach Domoto tungkol kay AJ sa Wakita. Biglang nagsalita si Coach Domoto. Kahit maayos naman ang ginagawa niya sa mga practice, ay hindi na siya nakakapag-isip ng mabuti habang naglalaro. Sumagot naman si Mr. Tetsu, "Siguro po, kasalanan ko, sir." "Ha?" Gulat na sagot ni Coach Domoto. Dagdag pa ni Mr. Tetsu, "Hinahamon na niya ako palagi simula noong nasa 4 na taon pa lang siya. At noong siya'y maliit pa lamang, ang libangan niya ay makipaglaro ng one-on-one sa akin. Bukod dun, noong nag-umpisa na siyang mag-middle school, natalo niya na ako sa unang pagkakataon. Hindi ko pa rin makakalimutan ang kasiyahan niya sa muka. Siguro dahil sa mga araw na naglalaro kami ng one-on-one, ay hindi pa rin nawawala sa kanyang isipan." Sabay balik ng tanong ni Mr. Tetsu kay Coach Domoto, "Sir, pupunta ba ang Sano sa Amerika?" Biglang natahimik si Coach Domoto sa tanong ni Mr. Tetsu. Dagdag pa ulit ni Mr. Tetsu, "Marahil makakatagpo siya ng malakas o balakid sa Amerika. Mas maganda pa yun dahil nabubuhay siya para hamunin ang mga bagay. Ang paglalakbay niya ay natapos na. Desidido na siya mag-aral sa Amerika," sambit ni Mr. Tetsu sa mga manonood. Subalit, hindi siya basta masaya lang ngayon. Parang ang huling nationals niya dito sa Japan ay magandang memories para sa kanya. Dahil nakatagpo siya ng isang kalaban na halos katulad niya. "Ano na? Susuko ka na ba, Rukawa?" Paghamon pa rin ni Sawakita kay Rukawa. Sumagot naman si Rukawa, "Hindi. Hindi pa ako natatalo." "Kaya mo yan, Rukawa!" Sigaw ng malakas ni Kogure. Aatake na nga sana si Rukawa at gagamitan niya na sana ng fake move. Kaya lang nasundot ni Sawakita ang bola sa kamay niya. Sabay kuha ng bola ni Sawakita galing sa pagkakasundot niya. Sabay sabi ni Sawakita kay Rukawa, "Kapag nanliling lang ka, dapat binabantayan mo rin ang bolang hawak mo. Alam mo naman yun." Sabay ngisi ni Sawakita. Ang perpektong si Rukawa sa paningin natin ay isang tao na maraming kamalian sa harap ni Sawakita, puna ng bench ng Shouko. Si Haruko naman maluhaluhana sa nangyayari kay Rukawa. "Tigilan niyo siya!" sigaw ni Akagi. "Huwag kang susuko. Kaya mo siyang pigilan, Rukawa." Naabutan nga ni Rukawa si Sawakita. At bago pa makaangat si Sawakita, natapik niya ang bola mula sa kamay nito. Nang biglang pumito ang referee. Pero si Sawakita naitira pa rin ang bola sa ring. At napatingin na lang dito si Rukawa. Sabay inalala ang sinabi sa kanya ni Coach Ansay, "Hindi mo pa rin kayang tapatan si Sendo."
kailangan mo pa magsanay ng maigi, Rukawa. Pumasok nga sa gym ng Rayonan si Rukawa. Sabay sabing, gusto ko makipaglaro kay Sendo. Rukawa, ano ba iniisip mo, ha? Hindi pa bumabalik si Sendo, sagot ng isang player ng Rayonan. Sabay alis ni Rukawa sa gym. Sakto naman, nagkasalubong sila ni Sendo sa daan. Uy! Sambit ni Sendo. Uy, maglaro tayo. Pag-aaya ni Rukawa kay Sendo. Anong ginagawa nila? Sa atin ang lugar na ito eh. Hindi na ba tayo makakapaglaro ng basketball ngayon? Pero para silang mga pro. Tanga, walang pro sa Japan. Sino ang mas malakas sa kanilang dalawa? Usap-usapan ang mga bata habang nanonood sa laban ni Rukawa at Sendo na nagpapalitan lang ng shoot. Dagdag pa ng mga bata, sobrang galing nila. Mga pro sila. Kung titingnan mo talaga, tabla silang dalawa. Madilim na, sambit ni Sendo. Hindi ko na din makita ang basket. Tara na. Mauna na ako. Pagbutihin mo sa Nationals, Rukawa. Teka lang, bakit ka nga pala nandito? Tanong ni Sendo kay Rukawa. Sabay lingon nito na may kasamang pagtataka. Biglang nagsalita si Rukawa. Sa Nationals, meron bang mas malakas sa'yo doon? Tanong din ni Rukawa kay Sendo. Nagulat na lang si Sendo sa tanong ni Rukawa. Sabay-sabi, sa totoo lang, hindi ko alam eh. Dagdag pa ni Rukawa, marahil merong mga manlalaro na mas malakas pa kaysa sa'yo sa Nationals. Meron isa, sagot ni Sendo. Napalingon bigla si Rukawa sa narinig. Dagdag pa ni Sendo, may nakilala ako sa middle school na hindi ko magawang talunin. Anong pangalan niya? Tanong ni Rukawa. Sagot naman ni Sendo, Kitasawa. Kitasawa? Bigkas ni Rukawa sa pangalan nito na parang itinatatak nito sa isip niya. Kitasawa nga ba? Pero hindi ako sigurado sa name niya. Sagot ni Sendo, Sawakita, tanga. Bulong ni Rukawa sa sarili niya at nagbalik na nga ulit ang utak niya sa laro. At pasok ang tira ni Sawakita. Basket foul, tawag ng referee. Tapos na talaga, sambit ni Coach Takato. Si Akagi naman parang humihina na ang kumpiyansa. Ganon din si Mitsui. Kapag si Rukawa ay nasa court na, may mga bagay na umaharang palagi sa ating daan. Kahit gaano kalakas ang nakakalaban natin. Pansin ng bench ng Shohoku. Si Miyagi naman, pinanghihinaan na din ang loob. Pati si Haruko at si Coach Anzai. At si Coach Anzai naman, humanga kay Eiji Sawakita. Si Sakuragi, naiinis na lang sa sarili niya. Ang buong team ng Shohoku ay unti-unti nang nawawala ng kumpiyansa sa sarili. At pakiramdam nila, talo na sila sa team ng Sano. Paulit-ulit nila itong tanong sa kanilang sarili kung talo na ba sila sa Sano. Ang nakakahanga lang ay si Rukawa dahil hindi ito nahihiya. Kahit kitang-kita na talong-talo na siya kay Sawakita. Ang hangarin ng magtagumpay ay nagliliyab pa rin sa loob niya. Hindi niya alam kung paano pangahawakan ang nakakasindak niyang damdamin. Biglang nagtaka si Sawakita kay Rukawa dahil ninitaan siya nito. Sabay-sabi ni Sawakita, tamang-tama ito. Siguradong magaling siya. Napangiti din si Sawakita. Pupunta rin ako sa Amerika, sambit ni Rukawa. Ano? Kailan? Pagtataka na sabi ni Sawakita. Sagot naman ni Rukawa, ngayon, tatalunin kita dito. Napatingin na lang si Sakuragi kay Rukawa. Sabay sabing, Amerika? One foul shot, sambit ng referee. Kumalma ka lang, AG, sigaw ng manonood. Ngumiti din si Rukawa, kagaya ni AG. Bulong sa sarili ni Mr. Tetsu. Dagdag pa nito, para maging mas makatotohanan ang laro ang basketball, nakipag one-on-one siya laban sa akin.
at pupunta siya sa Amerika. Sa tuwing matatagpuan ni AJ ang isang bagay na gusto niyang makuha, may ngiti palagi sa kanyang muka. Alam mo ba, Rokawa, lumaki din siya dahil sa mga hamon. At yun nga, pasok ang bonus shot ni Sawakita. Ang score ay 55-74 at 4 minutes na lang ang natitirang oras. Ang bench ng Sano ay tuwang-tuwa sa kinalalabasan ng laban. Nasa panig nga ng Shohoku ang bola at inilabas ito ni Akagi. Nakakapanabik nga ang laban na to, sambit ng mga manonood. Dagdag pa nila, mahusay din ang kupunan ng Shohoku. Hoy! Sigaw ni Kogori sa mga kasama niya. Ang limang yun, nakikipaglaban ng maigi sa malakas nating kalaban. Kaya naman tayong mga nandito ay lalaban din hanggang katapusan. Hindi natin sila matutulungan sa laro. Subalit, ang magagawa lang natin ay ang ipakita sa kanila ang katapangan. Tinapatan na nga ulit ni Sawakita si Rokawa. Hindi mo pa ba naiintindihan? Hindi mo kayang talunin si Sawakita, sigaw ng mga manonood. Pero si Rokawa, buo pa rin ang loob niya. Biglang tingin ng matalim ni Rokawa kay Sawakita. Anong nasa isip mo, Rokawa? Bulong ni Sawakita. Eto na ba ang simula ng pagbabago sa laro ni Rokawa? Matatalo niya ba si Sawakita sa 1-on-1 nila? Alamin natin yan sa susunod na kabanata. Muli, maraming salamat. Pinantayan nga ni Sawakita si Rokawa para hindi ito makalusot. Si Akagi naman parang may pagdududa sa ginagawa ni Rokawa. Pero si Sawakita nakangiti lang kay Rokawa. Nagulat tuloy si Rokawa kay Sawakita na buong-buo ang loob nito sa sarili niya. Bigla na naman niyang naalala si Sendo dahil sa ngiti na yun ni Sawakita. Ganun-ganun ang ngiti ni Sendo pag nasisiyahan ito sa laban. Dito sinabi ni Sendo kay Rokawa, ang estilo mo sa paglalaro ay katulad lang sa naging laro natin sa 1-on-1. Biglang nagtaka si Rokawa sa sinabi ni Sendo. Dagdag pa ni Sendo, kung mayroong kampiyonato sa 1-on-1, hindi ko iniisip na pwede kang matalo ng sino man. Subalit, pagdating sa totoong laban, hindi ka talaga mapipigilan. Hindi ako sigurado, pero hindi mo ginagamit ang buo mong potensyal. Ano? Gulat na sagot ni Rokawa. 10 segundo na lang ang natitira sa shot clock. Pero si Rokawa hindi pa rin kumikilos. 8 segundo na lang. Sumuko na ba siya? Wika ni Coach Domoto. Rokawa, 6 segundo na lang. Ano bang ginagawa mo? Sigaw ni Miyagi. Pero si Rokawa nakatingin lang kay Sawakita. Ikaw lang ang makakagawa nito, Rokawa. Naalala rin ni Coach Anzai ang sinabi niya kay Rokawa tungkol kay Sendo. Hindi mo pa rin kayang tapatan si Sendo. Sabay bulong ni Coach Anzai sa sarili. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin sa kabila ng mga yun, Rokawa? 4 segundo na lang, pag-aalala ni Haruko. Kaya niyo yan, sigaw ng mga kaibigan ni Sakuragi. Wala lang naman ang 1-on-1 na yun kung ikukumpara mo ito sa isa sa mga paraan kung paano ka sasalakay. Bago mo po talaga maintindihan yun, alam mo bang hindi ko iniisip na matatalo ako sa'yo? Paalala ni Sendo. Biglang talim ng tingin ni Rokawa kay Sawakita. Sabay atake nito papunta sa kabilang perimeter. Nagtaka tuloy si Sawakita sa direksyon ni Rokawa. Hindi siya tumatakbo papunta sa basket, pagtataka ni Mr. Tetsu. Si Coach Anzai naman nakatingin lang sa gagawing move ni Rokawa.
Naposabi na lang si Coach Domoto sa nakitang galaw ni Rukawa. Gusto niya bang gawin ang jump shot? Pero bakit dumidepensa pa rin siya? Pagtataka ni Coach Domoto. Sabay paasa ng patalikod ni Rukawa kay Akagi. Si Coach Anzai at Akagi nagulat sa ginawa ni Rukawa. Pati si Sawakita nagulat at napalingon na lang kay Akagi dahil sa ginawang pasa ni Rukawa. Nakuha nga ni Akagi ang pasa ni Rukawa. Sabay lingon ni Rukawa na parang sinasabing, "Kaya mo yan, Captain." Si Akagi naman nakatingin lang sa bola at sinasabi sa sarili na kaya ko to. Si Sakuragi nagulat din sa pasa ni Rukawa. Tinira na nga ni Akagi ang bola at sinabayan siya ni Mikiyo. Kaso natapik ni Mikiyo ang braso ni Akagi, kaya napapito ang referee at dahan-dahan pang pumasok ang bola. At yun nga, pasok ang bola sa ring. Di makapaniwala si Mikiyo. Natuwa naman si Akagi dahil pumasok ang tira niya. Basket and foul, tawag ng referee. "Yes!" sigaw ng bench ng Shohoku. Si Coach Anzai naman napatayo at biglang lumuhod sabay sabing, "Yes!" Nabigla tuloy si Kogore at Yasuda sa ginawa ni Coach Anzai. "Ang lakas at ang ganda ng pasa ng number 11. Kahit kaharap na niya si Sawakita. Ang galing niya!" Paghanga ng mga manonood kay Rukawa. Tiningnan ni Sawakita si Rukawa, sabay sabing, "Maganda ang kanyang naging desisyon. May alam pala ito kung paano pumasa." Sabay ngisi ni Sawakita. "Hindi ko maintindihan. Ang Rukawa na yon, pinasa ang bola sa iba. Ano ba ang nasa isip mo, Rukawa? Hindi kita maintindihan." Pagtataka ni Kyota. Dagdag pa ni Kyota, "Ang taong iniisip lang ang kanyang sarili ay alam kung paano magpasa." Nasa free throw line na nga si Akagi para sa bonus shot. Pero si Akagi mukhang wala sa konsentrasyon. Itinira na nga niya ang bola. "Pumasok ka," bulong ni Haruko. Kaso sablay ang tira ni Akagi. Sabay sabi nito, "Kainis!" Tinalon nga ni Masashi ang bola. Pero si Sakuragi ang nakakuha ng rebound. "Hindi nakuha ni Masashi ang bola," pagtataka ni Ayako. "Pasa!" sigaw ni Rukawa. Pero tiningnan lang siya ni Sakuragi at hindi ipinasa ang bola. "Gunggong!" inis na sabi ni Rukawa. "Ipasa mo!" pasigaw na sabi ni Rukawa. "Tumigil ka dyan!" sigaw din ni Sakuragi. "Kahit sa mahalagang laban katulad nito, ano ka ba naman, Hanamichi?" Napakunot na lang ng kilay si Haruko at mga kaibigan ni Sakuragi. "Amerika pala," sambit ni Sakuragi. Nagulat tuloy si Rukawa sa sinabi ni Sakuragi. Dagdag pa ni Sakuragi, "Pupunta din ako sa Amerika." "Ha?" pabiglang sagot ni Rukawa. Pati si Sawakita nagulat din sa narinig niya mula kay Sakuragi. "Isay, paligiran mo siya," sigaw ni Masashi. "Gunggong, ipasa mo na ang bola," sigaw ni Miyagi. "Kainis!" inis na sabi ni Sakuragi. Dahil napaligiran na siya ni Masashi at Fukatsu, kaya ipinasa niya na kay Miyagi ang bola. Ipinasa naman ni Miyagi kay Rukawa ang bola. Lalong nainis si Sakuragi. Binantayan ni Sawakita si Rukawa. Pero muling ibinalik ni Rukawa kay Miyagi ang bola. Ipinasa niya. Gulat na sabi ni Kyota. Si Sawakita at Sakuragi nagulat sa play na ginagawa ni Rukawa. Sumalaksak na nga si Miyagi sa ilalim. Pero sinabayan siya ni Mikiyo. "Ang laki niya!" sigaw ni Haruko. "Mikiyo, huwag kang tumalon!" pabiglang sigaw ni Masashi. Fake lang pala ni Miyagi yun para ma-drop niya ang bola
kay Akagi. At yun, pasok ang tira ni Akagi at puntos para sa Shohoku. Ang first year na ace na yun, siya ang nagdadala sa buong pangkat ng Shohoku. Tama ka, dahil sa kanya may pagkakataon pa rin ang Shohoku. Sambit ng mga manonood. Nice one, Rukawa, sabay appear ni Miyagi. Dumepensa na ulit si Rukawa. Si Sakuragi natatawa na lang sa sarili niya. Pumalya na naman ang tira ng Sano, sigaw ng mga manonood. Na-rebound nga ulit ni Sakuragi ang bola. Ayos! Nice rebound, Sakuragi, sigaw ng bench ng Shohoku. Si Ayako naman nakatingin sa scoreboard, sabay sabing, napaka-importante na makuha ang rebound na yun. Kung hindi sa natitirang oras at pagkakaiba ng mga puntos, ay napaka-imposibleng makalaban ka pa sa kanila. Hawak na nga ulit ni Rukawa ang bola at mahigpit na siyang dinedepensahan ni Sao Kahanga-hanga. Ngayon mo lang napagtanto ang kakayahan mo, Rukawa. Diba? Alam kong alam mo yun. Bulong ni Sakuragi sa sarili habang nakatingin kay Rukawa. Dagdag pa nito, dali, ipasa mo na ang bola sa henyong ito. Ipasa mo na sa akin. Si Coach Anzai naman may napo na sa ginawa ni Rukawa. Ang pangalawang pagpasa niya kanina ay isang patibong. Nagulat at napalingo na lang si Ayako at ang bench ng Shohoku kay Coach Anzai. Dagdag pa ni Coach Anzai, sa paraang yun, ang iisipin ni Sawakita ay ipapasa niya na lang ang bola. Bukod dun, kung mayroon pang isang bagay na iisipin si Sawakita, ay siguradong mahihirapan siyang magbantay. Sa oras na ito, si Rukawa na ang aatake. Napatayo ang bench ng Sano. Pati si Coach Domoto at Mr. Tetsu nagulat sa bilis ni Rukawa. Nakalusot nga siya mula kay Sawakita. Kaso lang, di niya napansin si Sakuragi. Kaya ayun, nagbanggaan sila. Nagulat tuloy ang lahat sa nangyari sa dalawa. Sa white team, ang bola, sambit ng referee. Ano? Gulat na sagot ni Sakuragi. Hindi ko napansin. Napatingin na lang si Rukawa kay Sakuragi. Nye, ano ba naman yan? Bakit kasi siya nandun? Ang pulang buhok, ano ba ginagawa mo? Hinaharangan mo, kakampi mo. Kinis na sabi ng mga manonood. Sakuragi, pag-aalala ni Haruko. Dagdag pa ng mga manonood na sayang lang tuloy ang pagkakataon dahil sa number 10 na yun. Magaling, swerte tayo, tuwa ng bench ng Sano. 4 minuto na nga lang ang natitira sa oras at lamang pa rin ang Sano sa laban. Mukhang lalong nadadagdagan ng presyon dahil sa natitirang oras at pagkakaiba ng puntos. Kung wala sana si Hanamichi doon, malamang nakapuntos na si Rukawa, sambit ng mga kaibigan ni Sakuragi. Wala na tayong magagawa. Kasalanan naman niya kasi. Hindi niya dapat ginawa ang bagay na yun. Kahit gaano pa niya kinaiinisan si Rukawa, wika ng grupo ni Toku. Sabay sagot ni Haruko. Hindi niya sinadya yun. Hindi niya sinadya yun. Alam rin ni Rukawa yun. Kaya wala siyang sinabi na kahit na ano kay Sakuragi. Si Sakuragi na bigla na lang sa nangyari nang biglang nagsalita si Rukawa. Tulad ng sinabi ko nung una, napalingo naman si Sakuragi. Dagdag pa ni Rukawa, alam na ng lahat na ang baguhang gaya mo ay makakagawa ng mga pagkakamali tulad ng pagbabayad ng buwis, hindi maiiwasan. Biglang napaisip si Sakuragi sa sinabi ni Rukawa. Ito na kaya ang umpisa ng pagkakasundo ng dalawa sa laro? At tuluyan na kaya nila mahahabol ang lamang sa tulong ni Rukawa? Alamin natin yan sa susunod na kabanata. Muli,
Maraming salamat sa solid na suporta ka-anime. Bye-bye! Hala! Magiging abnoy na si Hanamichi. Pag-aalala ni Mito. Ano? Sigaw ni Toko. Pasensya na kayong lahat. Tapos na ang laro. Sigaw ni Noma at Oksu. Nakatayo na lang si Sakuragi. Yung mga kaibigan niya naman, natatakot sa gagawin itong susunod na hakbang. Pati si Mikiyo, nagulat sa sumunod na nangyari. Bigla kasing binanat ni Sakuragi ang balat sa pisngi niya. Pinipigilan niya ang sarili niya. Pinipigilan nga niya, nababahalang sabi ng mga kaibigan niya. Patuloy pa rin sa pagbanat ng mukha niya si Sakuragi. Pati tuloy ang mga manonood nagtataka na sa pinagagagawa niya. Biglang napasabi si Mito. Hinihintay niya si Rukawa na maipasa ang bola sa kanya. Kaya nakatayo siya ng 45 degree mula sa kanan. Kaya naman sumalpok siya kay Rukawa. 45 degree mula sa kanan. Pagtataka ni Noma, Oksu at Takamiya. Si Haruko naman may biglang naalala sa 45 degree na tinutukoy ni Mito. Ito kasi yung itinuro niya kay Sakuragi. Ganito ang pagkakasabi ni Haruko. Mahusay ang pag-shoot mo. Mataas ang accuracy ni Sakuragi na nasa 45 degree mula sa kanan. Talaga, Haruko? Pagtatakang sagot ni Sakuragi. Oo, tingnan mo mga shoot mo. Hindi na masama, di ba? Sabay ngiti ni Haruko. 45 degree? Bulong ni Sakuragi sa sarili habang tumatakbo. Kaya mo yan, Sakuragi. Bulong sa sarili ni Haruko. Kung gagawin ulit ni Sakuragi ang ganun, malamang sumalpok na naman siya. Bulong sa sarili ni Mito. Magagawa na niya kaya ng maayos? Siguro magagawa na niya. Nangangambang sabi ng tatlo. Biglang sagot ni Mito. Hindi. Hindi napapalpak. Pwede mo nang sabihin na isa na siyang ganap na basketball player ngayon. Nakisawakita nga ang bola at binabantayan naman siya ni Rukawa. Depensa! Huwag na natin silang paiskorin. Sigaw ng bench ng Shohoku. Gaganti ako. Harap-harap ang sinabi ni Sawakita ito kay Rukawa. Si Rukawa naman, tiningnan lang siya. Biglang atake ni Sawakita ng mabilis. Kaya lang di niya napansin si Sakuragi dahil nagtago ito sa likod ni Mikiyo. Nagulat ulit si Sawakita sa biglang sulpot ni Sakuragi. At yun nga, nabangga niya si Sakuragi. Si Rukawa nagulat sa bilis ng pangyayari. Sabay pito ng referee. Offensive foul, white number 9. Sa red team, ang bola. Ano? Pabiglang sabi ni Sawakita. Pati ang bench ng Sano nagulat sa tawag ng referee. Ang sakit nun ah. Sambit ni Sakuragi. Magaling. Ayos. Ang ginawa mo, Sakuragi. Bumabawi ka na ngayon. Sigaw ng mga tuwang-tuwa ng bench ng Shohoku. Alam kong wala kang laban sa kanya, Rukawa. Sambit ni Sakuragi. Sabay senyas ng kamay nito. Anong sinabi mo? Sambit ni Rukawa. Ang kamay mo. Anong senyas yan? Hay. Ang galing. Gumana nga ang sinabi ko. Bulong sa sarili ni Sakuragi. Sabay ngisi nito. Dagdag pa ni Sakuragi. Wala na akong utang sa iyo ngayon. Gunggong. Sagot ni Rukawa. Dagdag pa ulit ni Sakuragi. Makakapag-isip na ako ng mabuti kung paano mababagsakin ang Sano. Sabay tawa nito na parang nang-aasar. Ang tinutukoy pala na pagkakautang ni Sakuragi ay nung naharangan niya si Rukawa at nakabawi naman siya nung na-offensive niya si Sawakita. Ayos! Galingan nyo! Wala nang natitirang oras!
kailangan nyo na ma-shoot ang bola. Sigaw ng bench ng Shohoku. Ang tanga mo, Mikiyo, sambit ni Masashi, sabay batok. Hinayaan mo lang siya magtago sa likuran mo. Pasensya na talaga, kuya, sagot ni Mikiyo. Hawak nga ni Miyagi ang bola nang bigla itong napasabi. Nasa kondisyon na rin si Rukawa sa wakas. At saka may nagbago na sa kanya kahit kaunti kung ikukumpara mo kanina. Napalingon na lang si Rukawa kay Miyagi na parang nanghihingi ng pasa. Ayos, galingan mo Rukawa, bulong ni Miyagi sa sarili. Nabuo na ulit ang kumpiyansa. Pinasa na nga niya kay Rukawa ang bola. Nagkaharap na naman ang mga ace, sambit ng mga manonood. Iniisip ng gunggong na yun na ipapasa ko sa kanya. Kailangan ko patunayan kay Sawakita na ako'y di basta-basta, bulong sa sarili ni Rukawa. Nakaukit pa rin sa kanyang isipan ang mga bagay na yun, puna ni Coach Anzai kay Rukawa. Dagdag pa niya, hanggat ang opensa ay may mga iba't ibang klaseng galaw, may pag-asang mapabagal nito ang depensa. Mas madali ka mauhulog sa peking taktika. Umatake na nga si Rukawa at dinepensaan siya ng maigi ni Sawakita. Biglang angat ni Rukawa, napasabi tuloy si Sawakita. Walang kwenta yan, hindi maayos ang posisyon mo. Pero ang di alam ni Sawakita, ipapasa pala ni Rukawa ang bola kay Mitsui. Nagulat tuloy si Sawakita, pati na rin si Kyota. Talagang sinisira ni Rukawa ang konsentrasyon sa depensa ni Sawakita. Napabalik tuloy si Minoru papunta kay Mitsui. Pero biglang drapas ni Mitsui ang bola kay Akagi. Nagulat tuloy ang bench ng Sano sa ginagawang pasahan ng Shohoku. Nakuha nga ni Akagi ang bola. Napatayo ang bench ng Shohoku habang nakatingin kay Akagi na parang sinasabing, kaya mo yan, Captain. Pero dahil nasira ni Rukawa ang depensa ng Sano, kaya si Akagi na libre sa ilalim. Bago pa man makahabol at makasabay si Mikiyo, si Akagi na i-release na ang bola sa ere. At yun, pasok ang tira ni Akagi. Puntos para sa Shohoku. Ang score ay 61-74. Lamang ng 13 points ang Sano. At 3 minuto na lang ang natitira sa oras. Sigawan ng malakas ang buong bench ng Shohoku. Ayos! Sambit ni Akagi. Sigurado akong may epekto ang 3 points na yun, sambit ni Mitsui. Dagdag pa niya ang Minoru na yun. Dumiretso sa akin para pigilan ako. Nahihirapan akong itaas ang aking kamay. Napatingin na lang si Minoru kay Mitsui. Sabay sabing, buisit, naisahan ako. Umabot na talaga siya sa kanyang limitasyon. Si Akagi naman, napatingin sa scoreboard. Sabay-sabi nito, 3 minuto na lang, 13 puntos pa hahabulin namin. Kung ako coach nila, gagamitin ko ang kolokoy na yon para pagpasyahan ang magiging laban, bulong sa sarili ni Sakuragi. Dagdag pa niya, dahil sa lahat ng oras, ang kolokoy na yon ay hindi nagpapaloko kay Rukawa. Sa simula pa lang, ang iniisip na ng kolokoy na yun ay siya ang mananalo. Kaya naman, nagpapatuloy lang siya. Ako ang henyong si Sakuragi, responsibilidad na bantayan si Tabat Choy. Pero siyempre, magkaiba ang aming kakayahan. Alam nila na hindi mananalo sa akin si Tabat Choy. Kaya hindi nila pinapasa ang bola. Nakisawakita na ang bola at binabantayan siya ni Rukawa nang biglang napabulong si Sawakita. Nasaan na yung kulang buhok? Nagulat si Sawakita
kasi nasa labas ng line si Sakuragi. Kaya di niya naalala na binabantayan nga pala siya ni Rukawa. Kaya si Rukawa napasabi na lang, pagkakataon na, sabay tapi sa bola. Lagot na, sambit ni Sawakita. Si Sakuragi naman nagtataka kung bakit nasa outbound siya ng court. Nakuha nga ni Rukawa ang bola, sabay takbo ng mabilis. Bilisan nyo ang pag-atake, sigaw ng bench ng Shohoku. Dagdag pa nila, sige, kaya nyo yan. Sige Rukawa, sambit ni Ayako. Kaya nyo yan, tugon din ni Haruko at Mito. Tumalo na nga si Rukawa sa ere para ishoot ang bola. Kaso lang, sinabayan siya ng dalawa. Kaya ang bench ng Shohoku medyo kinabahan. Buti at napansin ni Rukawa si Mitsui. Kaya ipinasa ito ni Rukawa. Napatayo tuloy ang bench ng Sano. Hindi niya maisushoot yan, sigaw ng malakas ni Minoru. Hindi ka pwedeng maging duwag, Mitsui, sambit ni Rukawa. Ititira nga ni Mitsui ang bola mula sa tres. Habang sinasabi ni Mitsui sa sarili niya, ang bolang ito mas mataas kaysa dati at maayos ang pagkakarilis. Mas mapayapa din ang tunog nito. Pasok nga ang tres ni Mitsui. Sabay-sabi, dahil dito nabuhayan akong muli, kayang-kaya ko pa. Sabay takbo ni Miyagi at Sakuragi papunta kay Mitsui. Ang galing mo, Mitsui, sabay apir ni Miyagi. Si Sakuragi naman hinawakan niya sa ulo si Mitsui. Ang score ay 64-74 at 3 minutes 16 seconds na lang ang natitira sa laro. 10 puntos na lang sigaw ng buong team ng Shohoku. Nakadepensa na nga ulit ang Shohoku. Maganda ang pagpasa mo, Rukawa, sambit ni Mitsui. Ha? Sagot ni Rukawa. Sabay ngiti ni Mitsui. Ang galing nila, paghanga ng mga fans ng Sano. Anong problema ng Sano? Nakakahabol na sila. At 10 puntos na lang. Anong nangyayari? Usap-usapan ng mga manonood. Ang number 11 na yun, kahit hindi siya makapuntos, nagpapasa pa rin siya ng bola sa mga kasama niya para mabuhayan sila. Napasabi tuloy si Coach Takato. Ginagamit si Rukawa bilang pangunahing bahagi ng kanilang koponan. Inuumpisa na nilang abutin kung ano ang kanilang tunay na kakayahan. Ang lokong yun, kailan pa siyang natuto magpasa? Kung si Sakuragi o Rukawa, sila ay, ang dalawang ito ay nagsisimula ng magbago. Tama kaya ang hinala ni Kyota kay Sakuragi at Rukawa? Silang dalawa na ba ang susi sa tagumpay? Pero salamat pa rin kay Akagi at Mitsui dahil sa tira nila nabawasan ang lamang ng Sano at bumaba ito sa 10 puntos. Magtutuloy-tuloy na kaya ito? Abangan natin yan sa mas gumagandang episodes ng Slam Dunk. Muli, maraming salamat. Nasa Sano ang bola at hawak ito ni Fukatsu. Si Sawakita naman sinabihan si Mikiyo. Tabachoy, sabihin mo sa akin palagi kung nasan si Sakuragi. Ah sige, sagot ni Mikiyo. Si Miyagi naman narinig ang usapan ng dalawa, sabay bulong nito sa sarili. Ayos, nababahala na si Sawakita sa pabago-bagong kilos ni Sakuragi. Sa totoo lang, ang mga foul niya ay halos nasa siyam sa 10 foul na nagagawa na ni Sakuragi. At ito ang unang katuwaan na nangyari lang ngayon. Sabay ngiti ni Miyagi. Sabay sigaw ni Miyagi. Hanamichi, depensa, 1-0-3-1. Ha? Sagot ni Sakuragi. Biglang napaisip sa Wakita. 1-0-3-1 defense? Ano yun? Si Miyagi naman nakangiti lang habang binubulong sa sarili. Sige,
mag-isip ka lang sa Wakita. Si Sakuragi naman nakangiti lang din kahit di niya alam ang ibig sabihin ng 1031. Sa Wakita, huwag mong isipin ang mga walang kwentang bagay. Maglaro ka lang gaya ng dati, sambit ni Pukatsu, sabay pasa ng bola kay Sawakita. Oo, tugon naman ni Sawakita, sabay salo sa pasa ni Pukatsu. Buisit, kanina lang nasa likod ko siya, gulat na sabi ni Miyagi. Ang bilis nga ng ginawang pag-atake ni Sawakita, kaya nagulat si Miyagi. Pati si Rukawa, hindi ito napigilan. Biglang hinto ni Sawakita sa perimeter at sabay jump shot nito. Ang bilis niya, sigaw ng mga manunood. Si Sakuragi naman, nakatingin lang kay Sawakita. Sabay sabi nito, kulang, kulang sa lakas. Teka, sasablay yan. Pati si Miyagi, napasabi na lang. Hindi siya nag-ingat sa tira niya. Nababahala na siya. Naka-box out na nga si Sakuragi para sa gagawin niyang rebound. At yun nga, tama ang sabi ni Sakuragi. Sablay nga ang tira ni Sawakita. Si Sawakita at Coach Domoto di makapaniwala sa nangyari. Pati si Mr. Tetsu nagulat at napasabi sa sarili. Ang best shot niya ay sumablay. Hindi siya makapag-isip ng mabuti, pansin ni Miyagi kay Sawakita. Dagdag pa nito, kung titingnan mo sa physical na anyo ay 1-on-1. Pero ang lumalabas sa kanyang isipan ay 1-on-2. Nagtalunan nga si Mikiyo, Masashi at Sakuragi para sa rebound. Pero dahil nahirapan si Sakuragi na makuha ang rebound, kaya tinapik niya ito. Yun nga lang, palabas ang tapik niya. Kaya hinabol ito ni Rukawa para isave. Biglang nagulat si Sawakita. Sa kanya kasi pinatama ni Rukawa ang bola. Sabay pito ng referee. Sa red team, ang bola. Napasigaw na lang si Sawakita. Ayos yan! Sige, gamitin nyo ng maayos ang bola. Sigaw ng bench ng Shohoku. Siya nga pala, banggit ni Mr. Tetsu. Hindi pa humihingi ng timeout si Coach Domoto ha. Meron pa naman siyang dalawang timeout. Kung gagamitin niya naman ang timeout, maaaring magkaroon ng chance makapag-isip ang Shohoku. Lalo't wala na silang timeout na natitira pa. Tama, mas kakailanganin ng Shohoku ang timeout kaysa sa kanila. Kung hihingi siya ng timeout, magiging pabor para sa kabila kapag nangyari yun. Kaya pala nag-aalangan tumawag si Coach Domoto. Ngayon alam ko na. Pero tinitiyak ko mareresolbo nila ang kanilang suliranin katulad ng dati. Si Coach Domoto naman napasuntok na lang sa sahig ng court. Pinasa nga kay Rukawa ang bola at nagbabadyang aatake ito. Sabay iniangat niya ang bola para hindi ito masundot ni Sawakita. Lahat ng press nakatingin sa kanilang dalawa. Biglang babaan ni Rukawa ng bola. Sabay atake ng mabilis at naiwan niya si Sawakita. Sabay layup nito ng mataas katulad ng ginawa ni Sawakita kay Sakuragi. Sinubukan siya pigilan ni Masashi pero nabigo ito dahil hindi niya naabot ang bola. At yun nga, pasok ang tira ni Rukawa. Puntos para sa Shohoku. Nakatingin lang si Sakuragi kay Rukawa. Sabay sabing, buisit ka, Rukawa. Gulat na sabi tuloy ni Mr. Tetsu. Yun ang galaw na inensayo ni Sawakita para sa pagpunta nito sa Amerika. Si Masashi, Akagi, Domoto, Miyagi, Sawakita at Mitsui ay nagulat sa ginawang tira ni Rukawa. Walang kwentang tira yan, imis na sabi ni Sakuragi. Ang lalaking ito, hindi pa siya sumusuko, sambit ni Akagi, sabay ngiti nito. 8 puntos na lang ang lamang nila at nag-iisang numero na. Tuwang-tuwa na sigaw ng buong bench ng Shohoku. Pero si Ayako
may pangamba pa rin. Sabay sabing, 2 minutes at 15 seconds na lang ang nasa orasan at 8 puntos na lang. Mahirap pa rin sabihin, pero isa lang ang sigurado, may magagawa pa kami. Ang galing mo, sabay batok ni Miyagi. Masaya ka dapat, Rukawa. Sa wakas, nakapuntos na rin siya laban kay Sawakita, sambit ni Moroboshi. Dagdag pa niya ang first year ace na yun. Halos kapantay lang niya si Sawakita. Kayang-kaya pabagsakin ng lalaking yun si Sawakita. Bigla tuloy napaisip si Moroboshi. Rukawa, sambit ni Haruko na maluha-luha sa saya. Pati si Ayako, Coach Anzai at Kogore, napapangiti na lang sa nakikitang laro ng Shohoku. Si Kyoto naman, di maiwasan na mapamangha sa ginagawa ni Rukawa. Si Rukawa at Sawakita halos parehas na ng galawan. Biglang ngiti ni Sawakita na parang may binabalak na naman. Napatingin na lang sa kanya si Rukawa. Si Coach Domoto naman napapaisip na sa susunod na gagawin. Sabay tingin ito sa shot clock. Biglang napabulong ito sa sarili. Halos 3 minuto na lang ang natitira sa oras. Sa maiksing oras na yun ay nagawa nila agad makahabol. Dagdag pa ni Coach Domoto, sa mga nakalipas na taon, hindi pa nangyari ang ganito. Kapag dumating ang pinakamahirap na oras, tanging ang malalakas lang ang nakakatagal. At bawat isa sa aking kupunan ay mayroong kahanga-hangang fighting spirit. Gori! Biglang tawag ni Sakuragi kay Akagi. Napalingo na lang si Akagi kay Sakuragi. Sabay sabi ni Sakuragi, maihigitan na naman ang kolokoy na yun si Rukawa. Nagulat tuloy si Akagi sa sinabi, hawak na nga ni Sawakita ang bola at aatake na naman. Si Rukawa naman nakahanda na sa pwedeng gawin ni Sawakita. Di na nakapagpigil ang mga press at nagsalita na ang mga ito. Plano pa rin ba ng Sano na hayaan lang si Sawakita sa walang katapusang 1-on-1? Parang sobra na ata. Pero ang mga senior na sila Fukatsu at Masashi ay wala namang sinasabi na kahit na ano. Biglang sabat naman ni Ayo dahil yun sa pagtitiwala. Nagtitiwala sila sa is ng kanilang kupunan. Sumagot ulit ang isang press, yun ba ang natatanging katauhan ng isang ace? Tingnan mo, Miss Ayo, umatake na siya. Umatake na nga si Sawakita at sa bilis nito, naiwan na naman si Rukawa. Napatayo na lang ang bench ng Shohoku. Buisit, sambit ni Rukawa. Hanamichi, sigaw ni Miyagi, papunta na siya sa'yo. Si Sakuragi naman tumingin kay Sawakita at susubukan na pigilan si Sawakita. Tumalo na nga si Sawakita at sinabayan naman siya ni Sakuragi sa ere. Si Akagi naman nakatingin lang habang iniisip ang sinabi ni Sakuragi sa kanya kanina. Sabay-sabi nito, hindi ko muna babantayan si Masashi. Tandaan mo, Gori, hindi magpapasa ang lalaking yun. May katwira naman ang mga salita mo, Sakuragi. Kasi hindi pa siya pumapalpak, dagdag ulit ni Sakuragi. Dahil mapapalpal ang si Sawakita ni Sakuragi, kaya ang ginawa nito, inireverse ang tira. Nang biglang sumigaw si Sakuragi, dali, Gori, sa kabila. At yun, na-check nila ang tira ni Sawakita at nasupalpal ito ni Akagi. Nagulat si Sawakita sa nangyari. Si Rukawa naman napahanga sa ginawa ng dalawa niyang kakampi. Si Masashi at Fukatsu naman di makapaniwala. Ayos! Sigaw ng malakas ni Akagi at Sakuragi. Ang shot na yun, nagawa nilang pigilan. Sigaw ng bench ng Shohoku. Nakita mo yun, Gori? Perfecto ang naging plano ng henyo. Pagyayabang ni Sakuragi kay Akagi. Si Coach Domoto naman pinagpapawisan na ang palad nito. Sabay tayo.
Nakakuha nga ng Shouko ang bola at binababa ito ni Miyagi. Si Sakuragi naman at Akagi tumatakbo para sa opensa. Halos nasa 2 minuto na lang at 8 puntos na lang. Shouko, dagdagan nyo pa, sigaw ng mga fans ng Shouko. Gori, may pag-asa pa tayo, sambit ni Sakuragi habang nakangiti. Bigla naman natigilan sa pagtakbo si Akagi. Ha, Gori, makakahabol pa tayo, paalala ulit ni Sakuragi. Si Akagi naman di sumasagot sa sinasabi ni Sakuragi. Bigla na lang may naalala si Akagi sa mga sinabi ni Sakuragi. May pag-asa pa tayo, makakahabol pa tayo, huwag susuko. Dagdag ulit ni Sakuragi. Hoy, Gori, nakikinig ka ba? Biglang ngiti ni Akagi, sabay-sabi nito kay Sakuragi. Tama ka, Sakuragi, may pag-asa pa tayo. Bumalik na kumpiyansa ni Akagi sa laro. Si Akagi at Sakuragi, nagawa na rin nilang matchik ang galaw ni Sawakita. Ano na ang gagawin mo, Coach Damoto? Paano mo pipigil ang Shouko? At sa ngayon, mukhang sumasang-ayon sa Shouko ang pagkakataon. At tuluyan na ba nilang sisirain ang laro ni Sawakita? Alamin natin yan sa mas gumagandang laban ng Shouko at Sano. 8 puntos na lang. Kaya nyo yan, team. Malakas na sigaw ng bench ng Shouko. Mag-ingat ka, Miyagi. Pangamba na sabi ni Maki. Dagdag pa nito, kapag inisip ng kalaban na may pag-asa pa sila, sigurado aatake si Fukatsu. At yun nga, natapit ni Fukatsu ang bola mula sa kamay ni Miyagi at tumama ito sa tuhod ni Miyagi. Magaling, Fukatsu, sambit ni Coach Damoto. Palabas na nga ang bola sa outside. Nabigla na lang si Akagi at si Miyagi naman napasigaw. Sumagi sa akin, habulin nyo ang bola. Si Rukawa naman di alam ang gagawin. Dahil malapit si Mitsui sa bola, kahit hindi niya kaya, ay hinabol niya pa rin ito para masave. Michi boy, sigaw ni Toku. Kaya mo yan, Mitsui. Huwag kang susuko, sigaw ng bench ng Shouko. Umalis ka dyan, Mitsui. Nabigla tuloy si Mitsui sa narinig, kaya napalingon ito. Si Sakuragi pala ang nagsalita. At dinay ni Sakuragi ang bola. Wala na siya pakialam kung ano mangyayari. Ang mahalaga, masave niya ang bola. Biglang napatayo na lang si Coach Damoto sa nakita nito. Nahawakan na nga ni Sakuragi ang bola para isave ito. Si Akagi naman naalala ang sinabi sa kanya ni Haruko. Kahit kaunti lang ang nalalaman niya sa basketball, pero sigurado balang araw magiging tagapagligtas siya ng team, kuya. Si Sakuragi ang tagapagligtas, sambit ni Akagi na bumilib sa ginawa ni Sakuragi. Pati si Haruko at ang mga kaibigan niya napabilib sa ginawa ni Sakuragi na pag-save sa bola. Ganon din si Miyagi, Rukawa at Mitsui. At yun, bagsak si Sakuragi. Pero bago siya bumagsak, naipasa niya ang bola kay Mitsui. Nakuha nila! Nakuha nila ang bola! Sigaw ng mga manonood. Si Coach Damoto di makapaniwala sa dedikasyon ni Sakuragi. Dagdag pa ng mga manonood. Buhay pa ba yung may pulang buhok? Pati ang bench ng Shouko napatayo na lang sa nakita kay Sakuragi. Biglang pumito ang referee. Sabay-sabi nito, "Time out, committee." Naku, hindi na siya gumagalaw, pangamban ng mga manonood. "Hoy," tawag ni Miyagi at Mitsui kay Sakuragi. "Sakuragi," pag-aalala ni Akagi.
Magaling ang ginawa mo, pero mukha kang kawawa. Sambit ni Rukawa. Buwisit ka. Sino ang sinasabihan mong kawawa? Inis na sabi ni Sakuragi. Sakuragi! Gulat na sabi ng tatlo sa biglang pagtayo ni Sakuragi. Buhay ka pa pala. Pang-aasar na sabi ni Rukawa. Siyempre naman no, sagot ni Sakuragi. Kaya mo pa bang maglaro? Tanong ng referee. Oo, malakas na sagot ni Sakuragi sa referee. Biglang may sumigaw sa mga manonood. Ingatan nyo na maigi ang bola, Shohoku. Ha? Sino yun? Gulat na sabi ng mga kaibigan ni Sakuragi. Sabay lingon dito. Dagdag pa ng mga manonood. Galingan nyo, Shohoku. Ang lahat ng tagapanood na sumusuporta sa Sano sa umpisa pa lang ng laban ay bigla na lang nagbago. Sige, Shohoku, kaya nyo yan. Kaunti na lang, makakahabol na kayo. Coach, sambit ng bench ng Shohoku. Si Coach Anzai naman, nangingiti lang sa nangyayari. Ang buong player ng Shohoku ay buo na ang loob at tagbalik na ang kumpiyansa sa mga sarili. Anong nangyayari? Sa Sano, dapat silang lahat sumusuporta, diba? Sa palagay ko, ito ang inaasahan ng lahat, pansin ng mga press. Ang mga manunood tuloy pa rin sa pagsigaw sa pangalan ng Shohoku. Sa sitwasyon ngayon ng Shohoku, ang kanilang lakas ay katulad rin ng Sano. Kailan ba sila susuko? Sambit ni Coach Dumoto. Dagdag pa ni Coach Dumoto. Nag-umpisa kaming makipag one-on-one sa second half. Nakinabang naman kami sa nakuha naming 20 points. Subalit, nailigtas sila dahil sa 3 points ni Mitsui. Hoy, sige, lakasan nyo pa! Sigaw ni Sakuragi habang nakatawa ito. Biglang natigilan si Sakuragi. Parang may naramdaman siya sa likod niya. Sabay sabing, ano yun? Isang bagay na mahirap paniwalaan ang nangyari ngayon sa stadium. Ang mga sumisigaw ng Sano at Shohoku ay nahati sa dalawa. Binabantayan ni Mikiyo si Akagi sa ilalim. Napasabi tuloy si Miyagi. Ang first year na yun ang nagbabantay sa aming captain. Hindi ba isang yung pagkakamali? Sabay sigaw ni Miyagi. Captain! Pagkakataon na. Biglang dribble ng isa ni Akagi. Sabay bangga, napaatras tuloy si Mikiyo. Napasigaw na lang si Masashi. Ang tanga mo! Bakit ba palagi ka nalang walang ginagawa? Sabay fade away ni Akagi. Hinabol naman siya ni Mikiyo sa ere. Ang fade away jump shot ni Captain. Napahanga tuloy si Uzumi. Kaso sablay ang tira ni Akagi. Nakahanda na si Sakuragi para sa rebound. Tinalo ni Sakuragi ang rebound. Sabay tapik nito sa bola. Nakaabang na si Rukawa sa bola. Si Coach Anzai naman nakatingin lang. Nakuha nga ni Rukawa ang bola sa pagkakatapik ni Sakuragi. Pagbaba nga ni Sakuragi, may bigla siyang naramdaman sa likod niya. Sabay sabing, ang likod ko, bakit sumasakit? Sabay paasa ni Rukawa kay Miyagi. Ayos, kaya natin to, sabit ni Miyagi sa buong team niya. Oo, tugon ni Masashi. Napabulong tuloy si Miyagi sa sarili niya. Palagi na lang tinitingnan ni Masashi ang kapatid niya para matulungan niya anumang oras. Pati si Uzumi napasabi na lang. Ginamit ni Akagi ang fade away. Tanga talaga. Nag-aalala ka pa rin ba kay Masashi? Si Sakuragi naman inaalala na naman ang nangyari sa kanya kanina. Sabay bulong sa sarili nito. Ang paghabol ko sa bola nang bumagsak ako sa mesa. Biglang sabi ni Rukawa, kulang ka sa konsentrasyon,
Ha? Sagot ni Sakuragi. Dagdag pa nito. Anong sinasabi mo dyan? Ako yata ang henyo at nagko-concentrate ako ng maigi. Anong problema? Maayos ka naman kanina, sambit ni Rukawa kay Sakuragi. Nagpintig tenga ni Sakuragi. Siguro, ipinauubaya mo na lang sa akin ang lahat. Napatitig tuloy si Sakuragi kay Rukawa. Ano kaya ang gusto iparating ni Rukawa kay Sakuragi? May gusto ba siya ditong patunayan? O gusto lang nito gisingin ang natatagong lakas ni Sakuragi? Abangan natin sa susunod na kabanata sa mas gumaganda na laban. Muli, maraming salamat ka. Sakuragi, ayos lang ba ang iyong katawan? Tanong ni Kogure. Ha? Sagot ni Sakuragi. Si Aya ko naman, di mawala sa kanya ang pag-aalala kay Sakuragi. Dagdag pa ni Kogure. Kahindik-hindik ang ginawa mong pagligtas sa bola kanina. Pero mapanganib pa rin ang ginawa mo, Sakuragi. Teka, bakit ganyan ang mukha mo? Ayos ka lang ba talaga pagkatapos mo lumagapak, Sakuragi? Patanong na sabi ni Kogure. Walang naging sagot si Sakuragi kay Kogure, pero ramdam niya ang sakit ng likod nito. Ako ay... Bakit ko ba nasabi ang isang bagay na pwedeng makasira sa kanyang fighting spirit? Pangamba na sabi ni Aya ko. Dagdag pa nito, siguro maliit na sugat lang naman ito. Pero ang pinsala mula sa spine ay makakaepekto sa buhay ng manlalaro. Sa buhay ng isang manlalaro? Sagot ni Sakuragi. Dugtong pa nito, ang buhay ng isang manlalaro ay natapos na. Ha? Gulat na sabi ng mga bench player nito. Pati si Rukawa, Coach Anzai, Ayako, Miyagi, Mitsui at Akagi nagulat sa sinabi ni Sakuragi. Sabay lakad nito papunta sa kinauupuan ni Rukawa. Tiningnan lang siya ni Rukawa. Biglang punot ng noon ni Sakuragi. Sabay sabi nito, hindi ako pangkaraniwang tao tulad niya. Biglang turo kay Rukawa. Sabay tawa ng malakas. Dagdag pa ni Sakuragi, paano ninyo nagagawang inkumpara ako sa isang ordinaryong tao? Hindi niyo ba alam, isa akong immortal? Biglang baling ni Sakuragi kay Akagi. Gori, bakit ka ba umiiyak? Ha? Kalitasag sagot ni Akagi. Dagdag pa ni Sakuragi, huwag kang umiyak habang may laban. Ang pangit mo tingnan. Sabay nisi ni Sakuragi na parang nang aasar. Sinakya naman ni Mitsui at Miyagi ang sinabi ni Sakuragi. Tumahimik ka dyan, Gunggong. Malakas na sigaw ni Akagi kay Sakuragi. Biglang tingin ni Sakuragi sa shot clock at nakita niya ang score at natitirang oras. Sabay sabi nito, 2 minuto pa. Biglang baling ni Sakuragi kay Coach Anzai. Hoy, tatang, mananalo tayo, di ba? Ha? Gulat na reaksyon ng buong team kay Sakuragi. Siyempre naman, sagot ni Coach Anzai. Dagdag pa ni Coach Anzai, si Sakuragi ang nagdala ng rebound at determinasyon para sa team. Ha? Pagtataka ni Sakuragi. Dagdag pa ulit ni Coach Anzai, si Miyagi naman ang nagdala ng bilis at katalinuhan. Si Kogure, Yasuda at Ayako nabigla din sa sinabi ni Coach Anzai. Si Mitsui, kahit napunta sa maling daan, biglang tawa ni Coach Anzai. Nagtataglay pa rin ng katalinuhan at natatanging talento. Si Rukawa naman ay mayroong nakakamanghang lakas at determinasyon para manalo. At mga pundasyon na patuloy sinusuportahan nila Akagi at Kogure. Yun lang ang mga idadagdag ko. Umpisahan nyo na, Shouko. Alam kong kaya nyo yan. Lahat sila nakatingin kay Coach Anzai. Pumito na nga ang referee para umpisahan na ulit ang laban. Ang mga manonood naman, hati ang sigawan para sa 2 team.
Nauna na nga pumasok ang team ng Sano sa court at nakatingin ito sa team ng Shohoku. Bago pumasok sa court ang Shohoku, tinipon muna sila ni Akagi. Sabay sabi nito, "Hindi tayo mga matatalik na magkakaibigan. At palagi niyo ako binibigyan ng sakit ng ulo." Ha? Tugon ni Mitsui. Gayunpaman, ang kupuna na ito ang pinakamagaling. "Ano na, Gori?" sambit ni Sakuragi. "Salamat sa inyo," wika ni Akagi sa team niya. "Ha?" sambit ng buong team. "Salamat? Para saan?" "Baliw ka, ginagawa ko to para sa sarili ko. Hindi yun para sa iyo." "Oo nga, para sa sarili ko," pagbabara na sabi ng apat kay Mia kay Akagi. "Pumunta na kayo dito," tawag ng referee. "Dali, bilisan nyo na," sigaw ng malakas ni Akagi. "Tayo dapat ang manalo mga kasama," sambit ni Miyagi. "Oo," tugon ng buong team. "Ayos, kaya niyo yan team," sigaw ng buong bench ng Shohoku. Si Coach Domoto naman, relax na ulit sa pagkakaupo. Nasa Sano ang ball possession at hawak ito ni Fukatsu. Si Miyagi nagtataka sa kilos ni Fukatsu. Gagawin ni Fukatsu ang post-up? Pinaplano ba nilang gamitin ang kanilang mga tangkad para umatake? Pagtataka ng mga manonood. "Hindi maaari. Isa itong panlilin lang," puna ni Miyagi. Dagdag pa nito, tinitingnan niya kung kanino ipapasa. Kahit ano mangyari, isinasagawa pa rin niya ang mga offensive move. Pero bakit palagi na lang siyang kalmado? Dapat nakakaramdam na siya ngayon ng pressure. Pagkatapos namin makahabol sa kanila, mukhang hindi sila apektado sa mga yun. Bigla nang nag-spin move si Fukatsu at naiwan nito si Miyagi. "Ha? Bigla siyang umikot. Gagawin niya ba ang layup?" sambit ng mga manonood. Pati si Akagi nagulat sa bilis na ginawa ni Fukatsu. Binalak-pigilan ni Akagi si Fukatsu, pero isa pala itong fake para masira ang depensa ni Akagi. Tama ang hinala ni Miyagi na panlilin lang ang gagawin ni Fukatsu. Kaya lang wala na siyang nagawa dahil naiwan siya nito. Sabay pasa ni Fukatsu kay Masashi. At nakuha naman ni Masashi ang bola. Sabay slam dunk nito. Score para sa Sano. Ang galing ng team play ni Fukatsu at Masashi. Mahusay ang laro. Si Kalbong Gorilla, sigaw ni Sakuragi. Natulala na lang si Mitsui, Rukawa at Miyagi. Si Akagi naman, napasabi na lang. "Oo nga pala, mula nung umpisa, ang kalaban ay ang pinakamalakas na kupunan. Ang Sano." Hawak nga ni Miyagi ang bola at binabantayan siya ni Fukatsu at Sawakita. Napapalibutan si Miyagi. "Hindi pa ba sila pagod? Walang hanggan ng lakas ng Sano," sigaw ng bench ng Shohoku. Si Coach Anzai naman, pinagpawisan ng bahagya, sabay sabi nito, "Coach Domoto, kakaiba ka." "Ryota Miyagi, kaya mo yan," sigaw ulit ng bench ng Shohoku. "Kainis, inis na," sabi ni Miyagi. "Hindi ka makakalusot," sambit ni Fukatsu. "Ano?" sagot naman ni Miyagi. "Coach Domoto, hindi ka talaga magpapatalo," bulong ni Coach Takato sa sarili nito. Dagdag pa nito, "Gagamitin mo pa rin ba ang defensive close-up, close-out sa ganitong kalagayan?" "Nauunawaan ko kung gagamitin ng kabilang kupunan ang taktikang ito. Subalit, sa natitirang oras at puntos, mukhang pinapalipas nila ang oras para makatiyak na sila ang magwawagi." Pinipilit nga ni Miyagi na makalusok, pero di niya magawa. "Buisit, hindi ko magawa." "Hindi ka makakalusok," sambit ulit ni Fukatsu. Natulala na lang si Miyagi sa narinig. "Wala kaming intensyon na maglaro ng matagal sa mga laban. Nakikipaglaban kami ng patas sa aming mga katunggali.
hanggang sa huling segundo. Dagdag ito ang paboritong taktika ng isang kupunang hindi magagapi. Wika, pati ang mga kaibigan ni Sakuragi, napapasigaw na lang. Pati si Ayako, sumigaw na din. Ryota, alam ko mahusay ka sa pagdidribble. Paano ko makakalusok sa dalawang ito? Bulong ni Ryota sa sarili. Bigla itong napaisip. Sa mga maliliit na tao gaya ko, ang pagdidribble ang pinakamalaki nilang sandata sa court. Biglang nagdribble ng mabagal si Miyagi. At yun nga, nalusutan niya ang dalawa. Nagulat si Pukatsu sa nangyari. Nakalusot siya gamit ang mahinang pagdribble? Sigaw ng mga manunod. Nagawa niya. Magaling, Ryota. Ayako, sambit ni Miyagi, sabay tingin kay Ayako. Baliw ka. Tumingin ka sa harapan mo. Inis na sabi ni Ayako kay Miyagi. Biglang nagulat si Miyagi, sabay sabi nito. Ang bilis nila makabalik sa depensa. Wala na tuloy pagkakataon para sa fast break. Perpekto ang ginagawa nilang depensa. Puna ng team ng Kainan. Isa't kalahating minuto na lang ang natitirang oras, sambit ni Haruko. Sabay sagaw naman ni Mito. Hoy, wala nang natitirang oras. 7 puntos na lang. Kailangan nilang umatake ng 3 beses para makahabol sa namagawa nila, sambit ni Toko. Sabay lingon ni Takamiya. Oo nga, at sana hindi nila paiskorin ang kalaban. Ang hirap naman, sambit ulit ni Toko. Hanamichi! Sigaw ng malakas ni Takamiya. Wala na rin kwenta yan, paalala ni Mito. Oo nga, sa kalagayan ngayon, kahit si Hanamichi ay wala nang magawa pa, sambit ulit ni Takamiya. Hindi, sagot naman ni Mito. Pero ang lalaking yun, parang may mali sa kanya. Ano ang ibig sabihin mo, Mito? Pagtataka ni Haruko. Si Sakuragi naman, hindi na maayos ang lagay ng katawan niya. Ang sakit, nakakainis, sumasakit lalo, bulong ni Sakuragi sa sarili nito. Biglang nagsalita si Masashi. Huwag mo nang pilitin ang sarili mo, pulang buhok. Napalingon na lang si Sakuragi kay Masashi. Dagdag pa ni Masashi, may kinabukasan ka pa. Kalbong gorilya, sambit ni Sakuragi habang pinagpapawisan ito. Dagdag pa ulit ni Masashi, kapag nagalit ako, hindi na ako mapipigilan. Naiintindihan mo ba, pulang buhok? Nagulat si Sakuragi, sinabi ni Masashi. Sabay sabi ni Sakuragi, si kalbong gorilya, napansin niya rin ba? Ang buhay ng isang manlalaro, bulong sa sarili ni Sakuragi, habang nararamdaman ang sakit sa likod niya. Depensa! Sigaw ng bench ng Sano. Opensa! Sigaw naman ng bench ng Shohoku. Maganda ang depensa, sambit ni Moroboshi. Dagdag pa nito, mahirap sirain ang kanilang depensa. Ang maaaril lang gawin ng Shohoku ay magpasa. Pero hindi pwedeng umatake. Pati ang ace ng dae, napasabi na lang. Walang dudang, nararapat silang irespeto. Ang Sano. Sa ngayon ay si Akagi lang ang makakagawa nito, wika ni Akmaki. Pinasa nga ni Rukawa ang bola kay Akagi. Dinepensa naman siya agad ni Mikiyo. Akagi, hindi mo kalaban ang Tabachoy na yun. Pero tinutulungan siya ni Masashi gamit ang nakakamanghang bilis. Bulong ni Uzumi sa sarili nito. Dagdag pa niya, huwag mo siyang iwasan gamit ang fadeaway shot. Imulat mo ang iyong katawan. Harapin mo siya ng harapan. Iyon ang katangian mo, ang malaki mong katawan. Sabay sigaw ni Uzumi, gamitin mo ang malaki mong katawan, Akagi. At yun, sinalaksakan ni Akagi si Masashi. Pero nagawa ni Masashi napigilan si Akagi. Sabay pito ng referee. Pero nagawa pa rin ni Akagi na itira ang bola. Kaso, sumablay ang tira ni Akagi. Biglang napasabi si Uzumi. Ayos lang, ayos ganyan nga. Kahit sablay, sigurado kayo ang mananalo.
Bigla ngang tinalo ni Sakuragi ang bola mula sa pagkakasablay ni Akagi. Sabay slam dunk nito. Kaso lang, may bigla siyang naramdaman. Si Haruko naman, napaluha na lang sa tuwa sa ginawa ni Sakuragi. Pero pagbaba ni Sakuragi mula sa pagkakatalong, tuluyan na niyang naramdaman ang sumasakit niyang likod. Kaya napangiwi ang mukha niya sa sakit. Tuluyan kayang makakaapekto kay Sakuragi ang nararamdaman niyang sakit. At makakaunted kaya ang ginawa niyang slam dunk. Alamin natin yan sa mas gumagandang kabanata ng slam dunk. Muli, maraming salamat. Sinabihan nga ni Rukawa si Sakuragi nang siguro gusto mo na makipagpalit. Sinong may sabi? Sagot naman ni Sakuragi. Biglang naalala ni Sakuragi ang one-on-one nila ni Rukawa. Wala akong pakialam kung isa ka sa best 5 dito sa bansa. Paghahamon ni Sakuragi kay Rukawa. Tiningnan lang siya ni Rukawa. Dagdag pa ni Sakuragi. Wala kang karapatan sabihin na ikaw ang mananalo laban sa akin. Iniisip mo siguro na paano kung ikaw ang matalo. Napabuntong hininga na lang si Rukawa. Sabay sundot ng bola kay Sakuragi. Nagulat tuloy si Sakuragi sa bilis ng sundot nito. Tinitigan tuloy siya ni Rukawa. Si Sakuragi naman dinepensahan si Rukawa. Gunggong, sambit ni Rukawa. Sabay atake nito. Sinalpakan nga ni Rukawa si Sakuragi. Tinirahan din siya nito ng jump shot. At muli na naman siyang dinaldakan ni Rukawa. Sobrang napagod si Sakuragi sa laban nila ni Rukawa. Biglang nagsalita si Rukawa. Kung ayaw mong mapalitan, sumunod ka sa akin. Dito ay biglang bumalik sa laro ang isip ni Sakuragi. Ikaw! Huwag mo nga ako utusan, Rukawa. Gigil na sabi ni Sakuragi. Aray! Kainis! Sumasakit likod ko. Pinasa nga ni Miyagi ang bola kay Rukawa. Napasabi bigla ang mga manonood. Ang number 11, makakalusot kaya siya o ipapasa niya ang bola? Si Sakuragi naman nakatingin lang kay Rukawa. May nakakalimutan kang isang bagay sa Wakita, sambit ni Rukawa. Sabay tira nito sa tres. Nagulat na lang si Sawakita na di niya akalain na ititira mula doon ni Rukawa. At yun, pasok ang tira ni Rukawa sa tres. Sa labas ng gym, merong isang staff na nagbabantay. Biglang tingin nito sa relo niya. Sabay sabing, tapos na ba ang laban? May mga naririnig akong hiyawan kanina pa. Mukhang natapos na. Gusto ko pa naman mapanood ang laban ng Sano. Kasama rin naman ako sa basketball club. Sabay tingin nito sa list ng team ng Sano. Sabay sabing, ang captain na si Pukatsu, Masashi, at ang ace na si Sawakita. Ayos lang naman siguro kung sisilip ako. Sabay takbo nito papunta sa loob ng stadium. Nagulat ang staff sa nakita nito sa scoreboard. Sabay sabi, teka, 8 puntos na lang. Pero dahil pasok ang tira ni Rukawa, bumaba ito sa 5 puntos. Isa pang 3 points, nakakamangha siya. Sigawan ng mga bandwagon na fans ng Sano. Time out. Request, Sano, sambit ng committee. Nag-request na nga ng timeout si Coach Domoto. Ang bench naman ng Shohoku, tuwang-tuwa nila sinalubong ang mga player nila. Inapiran ni Rukawa si Miyagi, Mitsui. Aapiran din sana ni Rukawa si Sakuragi, kaso inisnab siya nito. Anong nangyayari sa dalawa na yun? Pagtataka ni Haruko. Aray, sambit ni Sakuragi. Dagdag pa nito. Nakakainis, lalong sumasakit. Sakuragi, may masakit ba sa'yo? Pansin na sabi ni Aya ko. Medyo, yung likod ko, sagot ni Sakuragi. Biglang napaisip si Aya ko sa sinabi ni Sakuragi. Ayos,
Magpapatuloy lang ang Shouhoku sa pag-atake. Kaya natin to, sigaw ni Miyagi. Tama, sagot naman ang buong team. Kailanman, hindi nila inisip ang sumuko. Kahit sa ano pa ang kalaban. Bulong ni Akagi sa sarili, sabay ngiti nito. Inalala rin ni Akagi yung mga panahong nangangarap pa lang siya na makalaro sa Nationals. Ah, dito pala. Hindi ko pwedeng kalimutan kunin ito. Sa kabilang classroom naman, nag-uusap ang mga classmate ni Akagi. Uy, Sakawa, hindi ka ba magpa-practice? Malapit na ang inter-school competition na. Biglang sagot ni Sakawa. Halos wala na kaming oras mag-practice. May mga pagsusulit ako na kailangan kunin ulit. Ano? Talaga? Hindi ka ba natatakot na baka magalit si Akagi? Tanong ng babae. Sumagot ulit si Sakawa. Ayos lang yun. Mabait naman siyang tao. Sa totoo lang, hindi ako makahabol sa kanya. Para siyang isang mandirigma. Alam niyo ba kanina lang, nakakatakot ang mukha niya habang hawak ang basketball magazine at sabi niya sa akin, dito ako magsisimula at ito ang pinakamalaki kong layunin. Sabay tawa na ng mga estudyante. Biglang pasok naman ni Akagi sa classroom. Sabay tingin nito ng masama kay Sakawa. Sabay binuhat niya ito at inihagis sa blackboard. Ayun, bagsak si Sakawa. Nagulat na lang mga classmate niya sa pangyayari. Maya-maya, bumangon si Sakawa. Sabay sabi nito, huwag mo nang pilitin, Akagi. Hanggang pangarap na lang ang makapasok sa Nationals game. Napatitig na lang si Akagi kay Sakawa. Dagdag pa ni Sakawa, kung gusto mo talaga makaharap ang sana, bakit di ka pumasok sa Kainan? Ito ay Shouhoku, isang high school sa Kanagawa. Wala namang special dito. Mga pangkaraniwang high school student lang ang nandito. Siguro, hindi ka pinili ng Kainan at Shoyo dahil walang kwenta ang mga abilidad mo. Kahit na mayroon kang malaking pangangatawan at saka imposibleng makaharap ng Shouhoku ang Kainan, lalong-lalo na ang sana. Sakupin ng bansa. Masyado kang nangangarap, Akagi. Sa totoo lang, Akagi, nakakapagod maglaro ng basketball kasama ka. Biglang natahimik si Akagi at di nakapagsalita kay Sakawa. Habang nagliligpit si Kogori sa gym, bigla namang dumating si Akagi. Napasabi tuloy si Kogori, Akagi, saan ka nang galing? Umuwi na silang lahat. Halika't tulungan mo akong pulutin ang bola. Ang bang po kasing ito ayaw matanggal. Di ko tuloy makita ang mga bola. Biglang lumuwa si Akagi habang inaalala niya ang nakaraan. Sabay sabi nito, wala pa kaming nakakamig na anumang bagay. Bakit ko ba ginugunita ang nakaraan? Bigla tuloy napatingin sa kanya si Mitsui. Sabay sabi, hoy, bakit ka umiiyak dyan? Ha? Gulat na sagot ni Akagi. Ano bang iniisip mo, Captain? Nagpupursige tayong lahat para makahabol sa kanila. Sigaw naman ni Miyagi. Dagdag pa ni Mitsui, sumusuko ka na ba? At ano ba ang akala mo? Hindi na tayo mananalo? Ha, Akagi? Ano? Anong sinasabi mo? Sagot ni Akagi. Si Kogori naman, nagulat na gulat kay Akagi. Biglang nagsalita si Rukawa. Kailan ka pa natuto maging mahina, Akagi? Biglang sigaw ni Akagi, hindi yun, mga gunggong. Pinagpapawisan lang ako. Pawis, galing sa mga mata mo. Pagtataka ng buong team kay Akagi. Sabay bulong sa sarili ni Kogori. Nakatagpo na si Akagi ng mga kasama na mapagkakatiwalaan. Siguradong masaya ka, Akagi. Dagdag pa ni Kogori, palagi niyang hinahangad na magkaroon ng mga kasama na posibleng maabot ang kanyang pangarap. Kumalma ka lang, sambit ni Akagi sarili nito. Oras na para dagdagan pa ang aming mga puntos. Saan banda sa likod sa Kuragi? Anong klaseng sakit?
tanong ni Ayako na may kasamang pag-aalala. Bigla na lang sumasakit at nawawala rin. Huwag kang mag-alala, Ayako. Okay lang ako, sambit ni Sakuragi. Habang naglalakad si Sakuragi, bigla na lang sumasakit likod niya. Alam mo, Sakuragi, pwede itong sirain ang buhay ng isang manlalaro. Kaya huwag mong baliwalain ang nararamdaman mo. Napatingin na lang si Sakuragi kay Ayako na parang kinabahan bigla ito. Biglang bulong ni Sakuragi sa sarili. Buhay ng manlalaro. Sabay tingin ito sa mga kasama niya. Dagdag pa ni Sakuragi sa sarili niya. Ibig sabihin, hindi na ako makakapaglaro ng basketball. Tanong ni Sakuragi sa sarili niya na may halong takot at pangamba. Napatingin na lang sa kanya si Miyagi, Mitsui, Akagi at Rukawa. Ano kaya ang mangyayari kay Sakuragi? Tuluyan kaya ang lalala ang nararamdamang sakit niya sa likod? At makakaapekto kaya ito sa laro niya? Magagawa rin kaya ng Shoupo na makatabla sa score? Abangan natin yan sa susunod na kabanata. Muli, maraming salamat. Ang shot na yun, pagkatapos ko pumito, hindi counted. 2 free throw para sa Shoupo. Sigaw ng referee. Ayos lang kung hindi pasok, sambit ni Kogure. Lugtong pa nito dahil si Akagi ay hindi na natatakot humarap ngayon kay Masashi. Sabay ngiti ni Kogure. Dagdag pa ng bench ng Shoupo at ang husay ng ginawa ni Sakuragi. Oo nga, sa ngayon may pagkakataon na ulit tayo. Free throw, ito na ang huling pag-atake. Ito na rin ang huling minuto na hindi natin dapat palampasin. Captain Akagi, nakasalalay sa iyo ang lahat. Ibinigay na nga ng referee ang bola kay Akagi. Pero si Sakuragi, hindi pa rin umaalis sa pwesto niya. Napasabi tuloy ang referee. Free throw na ng number 4. Sakuragi, mag-free throw na ako, sambit ni Akagi. Pero si Sakuragi, di pinansin ang sinabi ni Akagi. Pati si Coach Domoto, napatingin na lang kay Sakuragi. Biglang napansin ni Akagi na babagsak na si Sakuragi mula sa pagkakatayo nito. At yun nga, tuluyan ang bumagsak si Sakuragi. Buti na lang, nasalo siya ni Akagi. Di alam ni Akagi ang gagawin niya. Nagtaka siya sa nangyayari kay Sakuragi. Biglang nagsalita si Sakuragi. Hindi pasok. Binibiro niyo ba ako? Ang dunk ng henyong ito, hindi pasok. Sabay na alala ni Sakuragi ang sinabi sa kanya ni Rukawa. Bigla tuloy nagsalita si Sakuragi. Tatalunin din kita balang araw, Rukawa. Napatingin na lang sa kanya si Rukawa. At inakay na nga siya palabas ng court ni Akagi. Hoy, sandali lang. Huwag niyo ako palitan, sigaw ni Sakuragi. Dagdag pa ni Sakuragi. Aray, sobrang sakit ng likod ko. Nagsalita na rin si Ayako tungkol sa kalagayan ni Sakuragi. Sa totoo lang, may nararamdaman na siyang sakit pagkatapos niyang subukan habulin ang bola. Anong ginagawa mo, Ayako? Huwag mong sabihin sa kanila, sambit ni Sakuragi. Nasaktan siya? Saan? Tanong ng bench ng Shoupo. Nasaktan ang likod niya nang mahulog siya sa mesa. Di pa rin mawala sa isip ni Sakuragi ang pangamba nito para sa kanyang sarili. Sabay bulong nito sa sarili. Ang buhay ng manlalaro, ngayon na ba ang katapusan ng aking buhay bilang isang manlalaro? Ang buhay basketball ko, matatapos na lang ba ng ganito? Hindi na ba ako kailanman makakapaglaro ulit ng basketball? Sabay takbo ng mga kaibigan ni Sakuragi, pati si Haruko. Si Ayako naman, napapaisip na lang. Sabay sabi nito, hindi dapat maging ganito kalubha ang pinsala niya. Halata naman na kinakaya niya ito ng matagal pagkatapos niya masaktan.
Pero ang kanyang hindi pangkaraniwan na bilis at paghusay sa loob ng 4 na buwan ay natutunan niya ang mga iba't ibang pamamaraan. Kung mapapahaba ang paggamot sa kanya para mapagaling siya, baka mahabang panahon pa bago siya makasali ulit sa kahit anong mga laban. Sa mga panahong yun, baka makalimutan niya rin ang lahat ng kanyang mga natutunan. Nakadapa nga lang si Sakuragi sa sahig habang iniinda ang sobrang sakit ng kanyang likod. Dagdag pa ni Ayako itong nagdaan na 4 na buwan para ka lang nananaginip, Sakuragi. Pumasok nga ang unang free throw ni Akagi. Magaling, Captain Akagi, sambit ni Miyagi sabay suntok sa likod ni Akagi. Isa pang shoot, sigaw ng mga manonood. Papatayin kita pag sumablay ka, Akagi, wika ni Mitsui. Sige ba, kung kaya mo, tugon naman ni Akagi. Sabay bangga ng kamao nila Mitsui. Ganun din kay Rukawa. Biglang lingon ni Akagi kay Sakuragi na may kasamang pag-aalala. Nakakainis, sambit ni Sakuragi sa sarili nito, sabay tingin kay Haruko. At bigla niyang naalala ang sinabi ni Haruko. Masaya ka ba, Sakuragi, sa paglalaro ng basketball? Gusto mo ba ang basketball, Sakuragi? Biglang tumayo si Sakuragi mula sa pagkakadapa nito sa sahig, sabay hawak sa balikat ni Haruko. Sabay sabi nito, gustong gusto ko talaga ang basketball, Haruko. Sigurado ako, hindi ako nagsisinungaling. Hindi na nakapagsalita si Haruko sa sinabi ni Sakuragi. Yung mga kaibigan naman ni Sakuragi, iba ang nasa isipan. Akala nila nagtapat na si Sakuragi si Hanamichi. Ayun pala, hindi. Kaya si Haruko medyo nahiya sa sinabi ng mga ito. Mag-free throw na nga ulit si Akagi para sa second shot. Nag-focus na nga si Akagi sa pagtira nito. Lahat ng kasama niya umaasa na maipasok ang second free throw niya. Nirelease na nga ni Akagi ang shot niya. Si Sakuragi naman nakatingin lang sa tira ni Akagi. Sabay sambit ng bench ng Shohoku. Sakuragi. At yun nga, pasok ang second throw ni Akagi at puntos para sa Shohoku. Ayos! Sigaw ni Akagi ng malakas. Tuwang-tuwa naman ang buong team ng Shohoku. Pakiusap, makikipagpalit ako. Pakiusap ni Sakuragi sa mga komite. Hanamichi! Sigaw ng mga kaibigan niya. Hoy, Sakuragi! Hindi mo pa kaya! Sambit ng mga bench ng Shohoku. Anong binabalak mo, Sakuragi? Pag-aalala na sabi ni Ayako. Pati si Coach Anzai di mapigilan si Sakuragi. Sabay lingon ni Sakuragi kay Ayako habang nakangiti. Bigla na naman sumakit likod ni Sakuragi. Gori, tawag ni Sakuragi kay Akagi. Kukunin ko yun ng ilang segundo. Pagkatapos, ikaw na ang bahala sa basket. Ayos lang kaya ang number 10 na yun? Sigaw ng mga manonood. Dagdag pa nila, sige, ang monghing pulang buhok, papasok na ulit. Hanamichi Sakuragi, sambit ni Ayako habang pinipigilan nito na pumasok si Sakuragi sa loob ng court. Dugtong pa ulit ng mga manonood, monghing pula ang buhok, kailangan kanila para makahabol. Sakuragi, sambit ni Akagi, sabay tingin ng buong team kay Sakuragi. Huwag ka nga magsalita ng kahunghangan, Sakuragi. Halika dito, pigil na sabi ni Ayako. Sandali, tingnan mo. Nagawa ko naman makatayo, tugon ni Sakuragi kay Ayako. Biglang tayo ni Coach Anzai papunta sa committee table, sabay sabi nito. Pasensya na, hindi po kami makikipagpalit. Hoy, tatang, sigaw ni Sakuragi. Biglang hawak ni Coach Anzai kay Sakuragi. Sakuragi, may aaminin ako sa'yo. Kanina ko pa napansin na meron kang pinsala sa katawan. Sa umpisa, wala akong balak na palitan ka. Pero napagpasyahan ko na, kailangan ko nang gawin ito. Sa kabilang banda naman, patuloy na naglalaban ang Sano at Shohoku.
Tuloy pa rin sa pag-uusap si Coach Anzai at Sakuragi. Gusto kong ipagpatuloy mo ang panonood sa Sakuragi. Tamang-tama ang laban na ito para sa'yo. Hindi pa naman huli ang lahat sa Sakuragi, paalala ni Coach Anzai. Dagdag pa ni Coach Anzai, isang panghabang buhay na pagsisisi kung ipapasok ka namin agad. Naiintindihan mo ba? Hati pa rin ang sigawan ng mga manonood sa magkabilang team. Isang minuto at siyam na segundo na lang ang natitira sa oras. Ang score ay 71-76. Lamang pa rin ang sano. Isang minuto na lang ang natitira. Huwag kayong susuko. Sigaw ng bench ng Shohoku. Biglang pisil ni Sakuragi sa pisngi ni Coach Anzai. Sabay sabi nito, "Hoy tatang, kailan ka ba nakapagdiwang ng tagumpay? Kailan ka nanalo sa Nationals?" Tanong ni Sakuragi kay Coach Anzai. Napatingin na lang si Coach Anzai kay Sakuragi. Dagdag pa ni Sakuragi, "Kasi ako?" Napatingin na lang sa kanya si Haruko at ang mga kaibigan nito. "Kasi ako ngayon eh." Pati si Ayako at ang bench ng Shohoku, napatingin na lang kay Sakuragi. Kahit ano pang sabihin nyo, hindi na magbabago ang isip ng lalaking yan. Sambit ni Noma. Nakapagdesisyon na siya. Wika naman ni Oksu. Kahit si Haruko ang kumausap sa kanya, hindi pa rin gagana. Sambit din ni Takamiya. Napahan na lang si Haruko sa narinig nito kay Takamiya. "Wala yun, Haruko." "Hindi. Kung merong isang tao na kayang panatilihing gising ang diwa ni Sakuragi, ito ay si Rukawa." Biglangan pumito ang referee at tinawagan si Rukawa ng pushing foul. Si Sakuragi naman nakatingin lang kay Rukawa. "Hoy, gunggong," sambit ni Rukawa. "Sasakit lalo ang mga mata mo kung tatayo ka lang dyan at walang ginagawa." Biglang naasar si Sakuragi sa sinabi ni Rukawa. Dagdag pa ni Rukawa, "Kung may balak kang bumalik, pumunta ka na dito." Biglang talim ng tingin ni Sakuragi kay Rukawa. Sabay punta nito sa kumiti para humingi ng substitution. "Papalit!" sigaw ng kumiti. "Ha?" gulat ni Ayako at ng bench ng Shohoku. Pati si Haruko nagulat sa bigla ang pagpalit ni Sakuragi. Pati si Masashi napatingin na lang kay Sakuragi. Sabay sabi nito, "Papasok na ulit siya." "Sakuragi!" pag-aalala ng buong bench ng Shohoku sa kalagayan ni Sakuragi. "Tatang, sa wakas, nagawa ko rin gawin ang sinabi mo sa akin." Nakatingin lang si Coach Anzai kay Sakuragi. Dagdag pa ni Sakuragi, "Sa wakas, magagawa ko ng baguhin ang laban ng walang alinlangan." Bumalik na si Pulang Buhok. "Eto na ang inihintay ko. Patumbahin mo sila," sigaw ng mga manonood. "Sakuragi!" sambit ni Akagi. Lahat sila nagulat at nag-aalala sa muling pagbabalik ni Sakuragi sa loob ng court. "Anyari? Bakit gulat na gulat ang mga mukha niyo? Nag-aalala kayong lahat sa akin, no? Natatakot kayong maglaro nang wala ako?" sambit ni Sakuragi, sabay tawa nito ng malakas na parang nang aasar. "Ha?" sagot naman ng apat. Dagdag pa ni Sakuragi, "Kung makikipaglaro kayo sa mga kupunan na kasing lakas ng sano, ang henyong ito ay tamang-tama para maging backup. At sa palagay ng henyong ito, wala naman talagang binatbat ang sano na yan." Pagyayabang ni Sakuragi. Kaya si Miyagi, Mitsui, Rukawa at Akagi umusok ang ilong sa yabang ni Sakuragi. Pero ramdam ni Sakuragi ang sakit ng kanyang likod tuwing kikilos ito. Kaya napasabi siya kay Akagi, "Kailangan natin manalo, Gori. Hindi sila dapat palampasin. Hindi ko na kailangan makinig sa sinasabi ng isang gunggong," wika ni Akagi. Isang minuto na lang ang natitira at 5 puntos na lang ang lamang nila, sigaw ng mga fans ng Shohoku. "Tapusin na natin to, team," sambit ni Akagi. "Oo, tugon naman ang buong team. Humanda na kayo sa ano," sigaw ng malakas ng team ng Shohoku. Napatingin na lang sa kanila
ang team ng Sano. Ito na ang last minute sa labanan ng Sano at Shoku. Dito na magkakasubukan ng lakas laban sa lakas. Sino kaya ang mananalo? Abangan natin yan sa nalalapit na pagtatapos ng Shoku versus Sano. Muli, maraming salamat. Depensa! Sigaw ng malakas ng bench ng Shoku. Pati si Haruko at mga kaibigan sa Kuragi, napasigaw na lang din ng depensa. Halos magulpi na si Takamiya sa gigil ni Noma at Mito. Isang minuto na lang ang natitira. Kapag nagpabaya pa sila, katapusan na nila. Sambit ni Maki. Si Kyota naman, panay ang sigaw. Dumepensa kayo hanggang kamatayan. Malakas na sigaw ni Uzumi. Hala, maluwag ang pwesto ni Masashi sa outside. Puna ng mga fans ng Shouhoku. Kaya nilapitan nito ni Akagi at dinepensahan. Napatingin na lang si Masashi kay Sakuragi. Sabay bulong nito. Bakit ka pa bumalik? Unggoy na may pulang buhok. Isa kang tanga. Nilupusan nga ni Mikiyo si Sakuragi at napaatras niya ito. Biglang nagtaka si Mikiyo dahil konting dikit niya lang kay Sakuragi ay muntik na itong matumba. Kainis! Wala na tayong oras para makabawi. Mahihirapan tayo nito. Sambit ni Ayako. Ipasa mo sa akin, kuya. Wika ni Mikiyo. Nakuha nga ni Mikiyo ang pasa ni Masashi. Si Sakuragi naman halos bumagsak sa biglang pagkuha ni Mikiyo sa pasa. Napasabi tuloy ang mga manonood. Hindi nababantayan ng maayos si Mikiyo doon sa ilalim ng basket. Sige, Mikiyo, kaya mo yan. Umaasa kami sa'yo. Sambit ng buong team ng Sano at mga fans nito. Itinira nga ni Mikiyo ang bola. Napatingin na lang si Sakuragi. Rukawa, habulin mo yung tira. Sigaw na malakas ni Akagi. Biglang nanggigil si Sakuragi at pinuwersa niyang talunin ang tira ni Mikiyo. Sabay sigaw nito. Ako, ang henyong si Sakuragi. At yun, naabutan niya ang tira ni Mikiyo. Sabay supalpal dito. Nagulat na lang si Masashi, Coach Domoto, at maging ang mga kaibigan ni Sakuragi sa ginawa nito. At nakuha ni Miyagi ang bola. Dali, Rukawa! Takbo! Sambit ni Miyagi. Dahil sa ginawang pagpuwersa ni Sakuragi sa sarili niya, tuluyan siyang dumapa sa sahig. Pero si Rukawa at Miyagi, diretso sa pagtakbo. Yun nga lang, bago pa makalapit si Miyagi sa ring, hinarangan na siya ni Fukatsu at Masashi. Magaling Fukatsu at Masashi. Kayong dalawa lang ang makakapigil sa kanila. Bulong ni Coach Domoto sa sarili nito. Buti na lang mabilis ang mata ni Miyagi. Nakita niya na sumusunod din sa kanya si Mitsui. Kaya ipinasa niya ito kay Mitsui. Nagulat si Sawakita dahil di niya napansin si Mitsui. Nasa lunga ni Mitsui ang pasa ni Miyagi. Sinubukan siya habulin ni Minoru. Pero di niya ito inabot at narilis ni Mitsui na maganda ang bola. At bumangga sa kanya si Minoru. Bagsak si Mitsui sa sahig at pasok ang 3 points nito. Napatayo tuloy si Coach Domoto at ang bench ng Sano sa ginawa ni Mitsui. Pasok yun! 3 points! Sambit ng referee. At may kasama pang foul. Pushing White, number 6. One throw, Red, number 14. Ang score ay 74-76. 49 seconds na lang ang natitira. At lamang ang Sano ng dalawa. Magaling Mitsui! Sigaw ni Kogure. Biglang hawak ni Mitsui sa tuhod niya. Mukhang tinamaan ito ni Minoru. Ang isang player naman ng Shouhoku, naiyak na lang sa tuwa. Sabay sabi nito, "Hindi ako makapaniwala. Salamat Lord." Ang buong bench ng Shouhoku nagtatalon sa saya nung pumasok ang tira ni Mitsui. "Hoy, 3 puntos yun, di ba?"
sambit ni Ota, sabay sakal kay Takamiya. Dagdag pa nito, kasama sa bilang yun, di ba? Oo, sagot ni Haruko. At madadagdagan pa ang points natin dahil sa free throw. Kaya naman meron tayong 4 points. Kahanga-hanga, saan ba sila kumukuha ng lakas kung ganyan ang kalaban nila? Nakakabilib ka talaga, Michi Boy. Ikaw din, Sakuragi, sambit ni Ota habang umiiyak. Hindi ko na mapigilan ang pagluha ko. Hindi ko na maintindihan ang mga nangyayari, wika ng isang pres. Biglang tingin ni Mitsui kay Sakuragi, sabay porma ng braso nito. Iniangat din Sakuragi ang braso nito, sabay ngiti kay Mitsui. Ang galing mo, Sakuragi, sambit ni Akagi, sabay hawak nito sa ulo ni Sakuragi. Hati na naman ang sigawan ng mga manunod sa magkabilang team. Biglang may napansin si Miss Ayo. Lalo yata dumami ang sumusuporta sa Shohoku kaysa sa Sano. Oo, tama ka, Miss Ayo, sagot ng katabi niyang press. Dagdag pa ni Miss Ayo, kung ganito pala, gusto ko pa makita ang susunod na mangyayari. Mukhang magbabago na ang kasaysayan na. Kalimutan mo na lang yun, yo, sambit ni Fukatsu kay Minoru. Pinalapit ni Fukatsu ang teammate niya sa kanya. Pumunta kami dito, dala ang aming determinasyon na manalo. Dagdag pa ni Coach Domoto, sino kaya sa inyo ang naniniwala pa rin? Hanggang kailan kayo magtitiwala sa inyong mga sarili at magpapatuloy lang sa paglalaro? Gaano kalawak ang inyong mga isip para mapaikot ang takbo ng laro laban sa Shohoku? Ayos! Sigaw na malakas ng team ng Sano. Hawak na nga ni Mitsui ang bola. Ang buong bench naman ng Shohoku nakatingin lang kay Mitsui. Pinorma na nga ni Mitsui ang bola at sinipa ang ring. Sabay bitaw nito sa bola. At yun, pumasok ito. Ang galing ko, sambit ni Mitsui sa sarili nito. Sabay tawa. Dahil sa tres at free throw ni Mitsui, bumaba na sa isa ang lamang ng Sano. Isang puntos na lang ang lamang nila, team, sigaw ni Miyagi. Si Ota naman, nagka-countdown na lang sa oras. Ano na ang gagawin nila? Tumahimik ka nga dyan, Ota, inis na sabi ni Takamiya. Depensa lang, hindi na sila dapat maka-score pa, sigaw ni Haruko. Kahit mamatay kayo, huwag nyo silang pa-scorein, sigaw ng Kainan na talaga naman nakasuporta sa team ng Shohoku. Lahat nakaabang sa susunod na maaaring mangyari. Pakiusap, gawin nyo ang makakaya nyo, team, bulong ni Kogore sa sarili nito. Dagdag pa ni Kogore, Sakuragi, kayang-kaya mo yan. Miyagi, Rukawa, may tiwala ako sa inyo. Galingan mo, Mitsui. Ibigay mo na ang lahat ng makakaya mo, Akagi. Pinigilan nga ni Akagi ang gagawin sana ng slam dunk ni Mikiyo. Nagawa niya ito supalpalin. Ang galing mo, Akagi, sigaw ni Uzumi habang nakangiti. Napigilan niya si Masashi, wika naman ni Maki at Kyota. Nakuha nga ang bola ni Sakuragi at dalian naman siyang dinipensahan ni Fukatsu at Masashi. Di na alam ni Sakuragi ang gagawin hanggang sa di niya napansin si Sawakita sa likod niya. At yun, nasundot ang bola. Nakuha ito ni Sawakita. Napatingin na lang si Rukawa, pati ang bench ng Shohoku, napatayo na lang. Kainis, sambit ni Rukawa. Mag-i-slam dunk na sana si Sawakita nang bigla siyang habulin ni Sakuragi at sinupalpal niya ito mula sa likuran. Sabay sabi ni Sakuragi. Natulala na lang si Rukawa sa ginagawang dedikasyon ni Sakuragi. At yun nga, hindi nagtagumpay si Sawakita sa slam dunk nito. Nagulat ang lahat kay Sakuragi.
Kinuha nga ni Rukawa ang bola mula sa pagkakabutata nito at mabilisan niya itong ibinababa. Pigilan niyo siya bago pa siya makapuntos, sigaw ni Coach Dumoto. Pero si Rukawa, dire-diretso lang sa pagtakbo. Sinubukan siya pigilan ni Masashi, pero nilusutan lang ito ni Rukawa. Kaya sinundan na lang siya ng tingin ni Masashi. Tumalo na si Rukawa para mag-slam dunk. Sinabayan naman siya ni Pukatsu sa ere. Nang biglang nagulat si Rukawa dahil may biglang sumulpot na kamay sa likod niya. Hinabol pala siya sa ere ni Masashi. At yun, nasupalpal siya ni Masashi. Di makapaniwala ang team ng Shouko sa bilis ni Masashi. Sabay sigaw nito, "Tapos na kayo, kami naman." Biglang dinive ni Sakuragi ang bola. Sabay pasa nito kay Rukawa. Nagulat si Miyagi, Mitsui at Akagi sa ginagawang sakripisyo ni Sakuragi sa laro. Muli na naman tumama ang likod ni Sakuragi sa table ng committee. At nakuha naman ni Rukawa ang pasa ni Sakuragi. Pinwersa na nga ni Rukawa sa ilalim si Pukatsu. Sabay jump shot nito. At yun, pasok ang bola. Napatingin na lang si Sakuragi kay Rukawa. Ang dae di makapaniwala sa dedikasyon ni Sakuragi. Ganon din ang press at manunood. Pati ang aywa hanganghanga kay Sakuragi. Nagtayuan na nga ang ibang manunood sa ganda ng pinakitang determinasyon sa laban ng Shouko. Ang score ay 77-76. 24 seconds na lang ang natitira. At lamang na nga ang Shouko. Si Rukawa at Sakuragi binuhos na ang lakas para sa titirang laban. Makakascore pa kaya ang Sano o tuluyan na silang matatalo ng Shouko? Abangan natin yan sa last episodes ng Slam Dunk. "Ayos!" sambit ni Akagi. Ganon din si Miyagi at Mitsui. Si Sawakita, Masashi at Fukatsu medyo kinabahan sa pagkakashoot ni Rukawa dahil nalamangan na sila ng Shouko. Tumatakbo na nga ulit ang oras. Si Coach Dumoto naman biglang pinagpawisan. Hawak na nga ni Fukatsu ang bola at binababa niya ito. Sinusubukan siya harangin ni Miyagi. Lahat ng manonood nakapokus sa maaring mangyari sa loob ng 19 seconds. Tumatakbo na nga si Sakuragi at nakasunod sa likod niya si Mikiyo. Pero dahil may iniinda si Sakuragi na injury, naunahan siya sa takbo ni Mikiyo. Biglang tawag ni Coach Anzai kay Kogore para ipalit kay Sakuragi. Ang coach ng Shouko na si Anzai ay gusto humingi ng substitution. Ang coach naman ng Sano na si Dumoto ay gustong bawiin ang naging desisyon kanina at humingi ito ng timeout. Pero bigla ito napaisip, sabay bulong sa sarili. Malapit nang lampasan ng number 10 ang kanyang limitasyon. Ibig sabihin, 5-4 ang sitwasyon namin ngayon. Kapag humingi ako ng timeout, mabibigyan sila ng pagkakataon para sa isang substitution. Mas mabuti kung hahayaan ko na lang muna ang ganito. Ang coach ng dalawang team ay nakapokus ang mga mata sa laban. Hawak nga ni Fukatsu ang bola at tinidribble niya ito. Sabay senyas ng kamao nito. "Ikaw na ang bahala sa laban, Fukatsu," sambit ni Coach Dumoto. Si Masashi at Sawakita alam na agad ang gagawin dahil sa binigay na senyas ni Fukatsu. Pick and roll play nga ang ginawa ng Sano para makakuha ng bola si Sawakita. At nakawala nga si Sawakita, sabay pasa ni Fukatsu dito. Nakakuha naman ni Sawakita ang bola. Sabay atake nito sa loob. Naiwan niya nga si Rukawa. Biglang hinto nito sa perimeter. Sabay angat nito sa ere. Kinabahan tuloy ang bench ng Shouko. Napalunok na lang si Coach Dumoto na parang nag-aalala sa pwedeng mangyari. Sinabayan nga ni Rukawa at Akagi si Sawakita sa ere.
Ngunit nagawang iiwas ni Sawakita ang tira nito at na-erase niya ito ng maganda. At yun, pasok ang tira ni Sawakita. Gulat na gulat si Akagi at Tokawa, pati rin ang bench ng Shohoku. Ayos! Sigaw ni Sawakita, pati mga fans ng Sano, masayang masaya. Biglang takbo naman ni Sakuragi para sa fast break. Nagulat tuloy si Sawakita, Fukatsu at Masashi, kaya hinabol nila ito. Ibabalibag na sana ni Akagi ang bola, pero bigla siyang naharangan ni Mikiyo. Kinabahan na si Haruko at mga kaibigan ni Sakuragi. Ang Sano naman, kumpiyansa na na mananalo sila. Biglang sigaw ni Rokawa, "Akin na ang bola!" Napatingin na lang si Miyagi at Mitsui kay Rokawa. Sabay pasa ni Akagi kay Rokawa ang bola. Nakuha nito ang pasa, sabay takbo ng mabilis. Susubukan siya harangin ni Sawakita, pero biglang talim ng tingin ni Rokawa, kaya medyo kinabahan si Sawakita. Si Sakuragi naman, nakatayo lang sa perimeter shot. Nag-jump shot nga si Rokawa, pero sinabayan siya ng dalawa. At nagawa ito payungan, kaya nahirapan siya itira ang bola. At 2 seconds na lang ang natitira. Natulala na lang ang lahat sa mangyayari. Si Sakuragi naman, nakatayo pa rin at nag-aantay ng pasa. Sabay bulong nito, ang kaliwang kamay ay para sa paghawak ng bola. Nakita ni Rokawa si Sakuragi at mabilis niya ipinasa dito ang bola. Nakuha naman ito ni Sakuragi. Si Sawakita at Masashi, di nila inaasahan ang pagpasa ni Rokawa kay Sakuragi. Sabay jump shot ni Sakuragi. Sakto ang release niya ng bola bago maubos ang oras. At pumasok ang tira ni Sakuragi. Basket counted at panalo ang Shohoku. Ang score ay 79-78. Di makapaniwala si Sawakita at Masashi. Ganun din si Rokawa. Si Sakuragi naman, tiningnan si Rokawa. Sabay lapit nito at dinaanan niya lang si Sawakita at Masashi. Sandaling nagkatitigan ang dalawa, sabay nag-appear ito. Nagulat ang lahat sa ginawa ng dalawa. Pero bigla na lang ulit ito, hindi nagpansinan. Napatakbo na lang si Mitsui, Akagi at Miyagi sa dalawa. Ganon din ang buong bench ng Shohoku. Si Haruko naman, naiyak na lang sa saya. Ganon din si Coach Anzai. Nagbunyi sa saya ang team ng Shohoku sa gitna ng court. Di makapaniwala ang Sano na tinalo sila ng Shohoku. Si Mikiyo naman, naiyak na lang. Malungkot na nilisan ng Sano ang court. Sabay sabi ni Coach Domoto, "Ayos lang yan." Dagdag pa ni Coach Domoto, "Hindi ka pwedeng manalo hanggat hindi mo natututunan kung paano matalo magmula ngayon. Kailangan pa natin maging mas malakas." "Oh, ayos kayo ah. Magiging cover ito sa magazine. Gandahan nyo ang mga mukha ninyo ah." Sambit ng kasamahan ni Ayo habang kinukuna ng pick ang Shohoku. Biglang nagsalita si Miss Ayo, "Hindi mo pa nga alam kung aling magazine, di ba? Ano ka ba?" Inis na sabi ni Ayo. Dagdag pa ng kasama ni Ayo, "Okay lang yan. Susubukan ko sila hikayatin para dito. Hindi lang basta-basta ang team na to. Dahil tinalo nila ang Sano, kayang-kaya magpabago. Kayang-kaya ko mapabago ang isip nila. Dahil napanood ko ang laban na ito. Kailangan ko sila makuna ng litrato para may ebidensya ko, di ba? Ano ba iniisip mo?" Sambit ni Ayo. "Dalian nyo naman," inis na sabi ni Sakuragi. "Ah, pasensya na. Handa na kayo. Pero parang nakakatakot naman mukha nyo. Bigyan nyo kami ng magandang ngiti." Subalit sa bandang huli, hindi namin nagamit ang litratong ito para maging isang cover. Dahil ang matinding laban sa pagitan ng Shohoku at Sano ay nakaapekto sa huling laban ng Shohoku. Dahil sa pagod nila laban sa Sano.